Malakas ang ulan at basa ng lalayan na slacks ni Moira. Kalahating oras siyang nasa siya na tag-iisip kung paano makakauwi. Puro na mga nakikisilong ang siya na tagunahan pa mga ito sa pagsakay sa pampaserong sasakyan. Rush hour pa kaya hirap na hirap siya. Hindi niya magawang mauna dahil sadyang mabibilis sa mga ito. Napabuntong hininga siya kasi lakas ng ulan ng inis at sama ng loob na nararamdaman niya. Nag-resign siya sa school ang pinagtatrabahuhan niya dahil sa manyak na co-teacher niya. Unang araw pa lang niya sa school, napansin niya na malisyoso ito kumakatingin sa kanya. Nung una binali, wala niya lang ito, ngunit habang tumatagal, gumagawa na ito ng mga hakbang na hindi niya nagustuhan. At kaninang lunch break ng mga co-teacher, nagkataon na sila lang nitong nasa faculty room. Bigla na lang siya nitong hinawakan sa balikat at tinangkang halikan. She was really horrified and surprised, kaya't sinampal niya ito. Nagkataon na may pumasok na isang co-teacher nila at nakitang nangyari. Bago pa makapagsinuri ng lalaki, sumigaw na siya at sinabing ginawa nito. Everybody was alarmed. Dahil sa ginawa niya, nagkaroon agad ng komprontasyon. Nais niyang sampan ang kasang co-teacher niya, ngunit nakiusap ang principal nila sa imbestigahan munang nangyari. But she was too pissed off. Sinabi niyang kung hindi tatanggalin ng co-teacher niya, siya nga alis. Hindi agad nakapag-desisyon ng principal, kaya nag-alsabalutan siya at nag-desisyong mag-resign. Bahala na, galit pa rin sabi niya sa isip. Magpapadala na lamang siya ng resignation letter at makikibalita sa gago na eskwelahan sa nangyari. Muri siyang bumuntong hininga nang maunahan na naman siya ng mga nagmamadaling makasakay ng jeep. Hindi niya kayang bilisan ng kilos niya dahil sa suot niyang 3-inch high-heeled stilettos. Pinipirit lang naman kasi niya maging math teacher kahit na mas gusto niyang photography. Naputol ang malalim pag-iisip niya nang marinig ang isang busina. Nilingon na iyon. Agad pinarang isang taxi na paparating. Dumakwang pa siya para mapansin siya niyon. Humimpilto sa harap ng shed at mabilis siyang sumakay. Manong Sampalok po, Ortigas tayo. Gurat na nagkatinginan sila ng laking katabi niya. Miss, nauna ako. Sabi agad ng lalaki habang pinupunasan ito ng panyo ang mga brasa nito. Ha? Pero kung pumara nito eh. Wika niya. Hindi na siya maaaring bumaba. Siguradong mahihirapan na naman siya makasakay ulit. No, I did. Aroganteng giit ng lalaki. Huminga siya na malalim upang pulutin ng namumuong inis. Umpisa pa ng araw niya, hindi na maganda. Gusto na niyang makauwi at makapagpahinga. Ako nga ang nauna. Mahinahon pa rin giit niya. Tiringnan nila ang driver ngunit nagkibit balikat lang to. Pigay lang inis sa sumandal siya. Nilingon ulit siya ng lalaki. Parehong nasasayang oras natin kaya please, bumaba na lang po kayo. Nagmamadali ako. Ako nga ang unang pumara ng taxi na to kaya kung mayroong bababa rito, ikaw yon. At hindi ako. Kaya wag mong... Miss, wala akong panon salita niya mo kaya please lang. Get out of this cab and let me go. Humanap ka ng sarili mong taxi, okay? Seryosong wika nito ngunit hindi siya natinag. Sumandal siya at humalukip-kip. Hindi ba rin ang masayang pareho mga oras nila ngunit hindi siya bababa para lang lalong mabasa sa ulan at maghintay ulit. Tila laman lalong nainis sa kanyang lalaki. The man groaned after giving her a sharp look. Padabog na binuksan nito ang pinto ng taxi at galit na lumabas. Siguruhin mo lang na hindi na tayo magkikita dahil kapag nangyari yun, patay ka sa akin. Mariing sabi nito bago pabalagbag na isinara ang pinto. Napangiwi siya sa gawa nito saka nilingon ang driver na umiling lang at pinandan ng sasakyan. Huminga siya ng malalim at saka pasimpleng umisi. Mahina lang ulan nang dumating si Paolo sa libis. Tiningala niya ang electronic na naumis. Pag-aari yun ng kaibigang si Lord, signage ng bar. Napasila pa siya sa papalayong taxi bago siya pumasa sa bar. Napailing siya ng malala niyang babaeng nakasabay sa taxi. Mukhang mainit din ang ulo nito dahil mas masungit pa kaysa sa kanya. Lalo siyang nainis dahil hindi siya nito nakaabot sa emergency meeting na ipinatawag ng Kuya Travis niya. He had been working hard for years. Mura na makatapos siya ng kolehiyo na inabot ng 6 taon dahil sa pagre-rebelde niya, tinuon niya na ang panahon sa kumpaya nila. Kinailangan pa niyang manatili ng ilang taon sa Russia upang lalong matutuhan ang takbo ng business chain nila. Pinamamahalaan nila ng Kuya Travis niya ang isang corporate lawyer, ang Kampay Pilipinas Inc., isa sa pinakamaling distillery sa bansa. At bilang Vice President for Marketing, kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya sa posisyon. That made him exhausted dahil sa damit bigat ng trabaho. Kaya nang tawagan siya ng kaibigan si Mike at iyain sa bar ni Lord, hindi na siya tumanggi. Maybe he really needed a break. Hindi niya na nga maalala kung kailan siya huling pumunta sa isang bar. Kumaway agad siya na makita ang mga kaibigan niya na nakaupo sa dulong parte ng bar. Sa wakas, dumating ka rin. Naiinip na sabi ni Mike sa kanya paglapit niya. Pasensya na, naipit ako sa office. Maraming trabaho eh.
Anong pinagsasabi mong maraming kang trabaho? Kung mag-overtime ka para naghahabol ka ng promotion, nagtatampo na kami sa'yo. Ngayon mo na lang kami naalala kahit last year ka pang umuwi galing Russia. Pati nga si Lord nagre-reklamo na eh. Umiling na pahayag ni Dino. Ang sabi pa, hindi na raw niya babayaran ang mga alak na kinukuha niya sa inyo kapag hindi ka pa dumating dito. Dagdag ni Mike na ikinatawa ng lahat. Alam niyo naman kung bakit. Mukhabawi lang ako. Sagot niya. Hanggang ngayon? Tanong ni Kathy na umupo sa tabi niya. Mukha nang galing to ng ladies room. Yeah, until now. Ngumiti siya at saka uminom ng alak na nasa harapan niya. Paolo, pwede bang isabay mo na lang tong sinakat mamaya? Dire-diretso kasi kami ni Nadine sa bahay ng parents niya eh. Wika ni Mike. Nakakunot noong nilingon na ito. Wala akong kotse. You know I don't drive. Hanggang ngayon? Wika ulit ni Kathy. Mukhang paborito mong linya ngayon yan ha. Yes, until now. Move on, Pier Paolo. Sinusubukan ko, Kat. Sinusubukan ko. Nagpuporsige siya makalimutan na nangyari sa kanya 7 taon na nakakaraan. Pero hindi pa rin niya magawang humawak na manibela. Wala nang marahil ang mga sugat niya, ngunit nanatili pa rin ang alaala sa kanya. Torture yon, Paolo. Komento ni Nadine. Torture talaga. Segunda ni Dino. Nganitian lang niya ang mga ito. Tumayo si Mike na may hawak na isang baso ng whiskey. Tigilan niya na si Paolo. Mas importanteng dumating siya kahit late. Kampay! Nagtawanan ng lahat kaya napapailing na itinaas niya ang sariling bote at inilapit sa mga ito. O nakalimutan ko, si Moira? Wika ni Nadine. Baka nakatulog na. Tumatawang sagot ni Kathy. Sinong Moira? Nagtatakang tanong niya. Pinsan ko, kanina pa si Resum yun eh, sandali pupuntahan ko lang. Sagot ni Nadine at iniwan sila. Pag alis si Nadine, niyaya ni Kathy si Dino na sumayaw kaya naiwan sila ni Mike sa upuan. Akala ko kasama sa counseling mo makabalik sa pagda-drive. Hindi mo pa rin pala sinusubukan? Tanong nito sa kanya. Alam kong kaya ko na. Ayoko lang gawin. And besides, mas gusto ni Daddy na hindi ako magmaneho. He knows I'm a reckless driver. Pero ibig sabihin din nun, hindi mo pa nakakalimutan na nangyari or worst, hindi mo pa natatanggap. Hindi madaling tanggapin na dapat kasama kang namatay. And it is my fault dahil hindi niya na nagawang ituloy ang sasabihin. Dahil nakita niyang papalapit si Nadine sa kanila, kasamang isang babae na hindi naman sumusuray, pero alam niyang may tama na ng alak. Umupo si Nadine sa tabi ni Mike habang tahimik na umupo ang babaeng kasama niya sa tapat niya. Moira si Paolo. Paolo si Moira, pinsan ko. Pakilala ni Nadine. Napatingin siya sa babae. Napakunot doon na makilala niya ito. Tumitig din to sa kanya. Napanganga ito habang naniningkit ang mga mata. Alam niya, nakilala rin siya nito. Mukhang makakapatay ako ngayon. Hindi totoong banta niya rito. What? Damn it, Paolo, anong sinabi mo? Tila naman nagpapanik na tanong ni Nadine. Relax, alam kong alam niyang sinasabi ko. Nakangiting wika niya. Kaya mo ba? Hamon sa kanya ng babae na Moira palang pangalan. Ngumiti siya ng malapad. Really? Na-amuse na wika niya. So, magkakilala na kayo? Tanong ni Nadine. Obvious naman, hon. Sabad ni Mike. Natampal ni Nadine ang sariling noo. Parang gusto kong sumayaw. Wika ni Mike at hinilang nobya patayo. Pumunta ang mga ito sa dance floor. Nakalulokong kinindatan pa siya nito. Gustong batukan ni Moira si Mike dahil sa pangiiwan nito sa kanya kasamang hambog na lalaking nakasabay niya sa taxi kanina. Tuloy parang nawala ang dancing mood niya at anong balik ang inis niya. Malakas ang loob na pinagmasdan niya si Paolo na nakatitig din sa kanya. He was smiling and yet he was reserved. Pangahan nito kahit sa malamlam na ilaw, alam niyang hindi ito kaputian. Makapal ang labi, prominente at tila hindi na perpektong hugis ng ilong. May maliit na pilat sa ilalim ng pisngi, but those imperfections in his face only added to his appeal. Hindi ako nakarating sa importanteng meeting kanina, sabi nito. She smart. Kasalanan ko? Ikaw ang bumaba. Pamimiloso po niya. Bigla itong tumawa. Lihim siyang humugot ng hininga. Mula sa seryosong itsura nito ay napalitan niya ng kaayayang mukha. He suddenly had a sweet expression on his face. Kasalanan ko pala. Tumatangong pahayag nito sa pagitan ng pagtawa. Hindi na rin niya napigilan ang sariling mapangiti. Biglang nawala ang inis na nararamdaman niya. Marahil napagaan yun ang pagtawa nito. Moira? Inilahad niya ang kamay niya rito. He chuckled. Paolo? Pasensya ka na kanina ha? Mainit lang ulo ko. Ani at saka sumandal muli. Alam ko, matapang ka pa kasi sa akin. You know, the tigress look? Tumaas ang mga kilay niya. At hindi ka nagsungit? I only acted that way because you were so stubborn. Ako pa talaga ha? Ikaw ang lalaki, dapat na maging gentleman ka.
Naka-ismed na sabi niya. Hindi ba pwede maging excuse ang stress? Eksahirado siyang tumawa. Eh dahilan bang stress? Napansin niyang bahagyang pagseryoso nito. Napabuntong hininga siya. Problema? Tumingin to sa kanya saka huminga ng malalim. Medyo. Ngumiti siya at sa kanya inabot ng isang bote ng beer dito. Ngumiti ito ng masuyo. Join me. Magsasaya tayo ngayon. Nakakangiting sabi niya. Sabay nilang ininom mga beer nila habang nakatingin sa isa't isa. Paolo never thought of having fun that night. Nagpunta lang siya roon upang mag-unwind, gulit di siya inakalang magsasaya siya ng ganoon. He enjoyed talking to Moira. Sumasabay ito sa biro ng mga kaibigan niya at kung minsan, ito pang nagpapatawa. She was very easy on the ice. Hindi ito nakakasawang pagmasdan. Maganda mga mata nito dahil sa mahakapal at mahahabang pilik mata. Malapor sila na din ang kutis ito. Manipis ang mapupulang labi nito. Sadyang nakuha nitong atensyon niya. Lumakasabi niya ito sa taxi, nakasuot ito ng corporate attire. Ngunit ngayon, isang silk blue dress ang suot nito. Malayo sa formal na itsura nito nang sungitan niya ito. Hindi nito nasabi kung bakit mainit ang ulo nito noon. Ngunit alam niya, may mga bagay na ayon itong pag-usapan. Napansin niya iyon sa ilang beses na pag-iwas ito sa mga personal na tanong ni Dino. Hi! Bati ng lalaking lumapit sa mesa nila. Yeah! Nagtatanong na sagot ni Moira dahil nasa tabi nito ang lalaki. Pasimpleng tumawid sa pagkakaupo si Mike. Pasimple naman niya itong tinitingnan. Pareho silang naging handa sa kung ano mangyayari. May problema? Nakangiting tanong ni Moira sa lalaki. Wala naman. I am really sorry for intruding but MJ. Sabi nito at inilahad ang kamay. Can you do me a favor? Tanong niya kay Moira. Ha? Ano? Tila naguguluhang tanong nito. Dance with me. Wika niya tinilito patungo sa dance floor. Nagkata naman tumugtog ang isang upbeat song. May ilang couples na nagprotesta dahil sa biglang pagpapalitan tugtog. Wala na rin itong nagawa nang ilapit niyang katawan nito palapit sa kanya. Naramdaman niyang pagkagulat nito. Ngunit di niya na iyon pinagtulan ng pansin dahil dumaling ng kakaibang init nang hapitin niya ang bebang nito. He liked it. Nainis siya na may lumapit na lalaki kay Moira. Lalaki rin siya kaya alam niyang tumatakbo sa isipan nito. At bago pa nga ito makagawa na hindi maganda kay Moira, inalayo niya na rito ang dalaga. She was safer with him. Safe nga ba? She started to sway seductively in front of him. Hindi niya inaalis ang paningin niya kay Moira. Akmang lalayo siya ng hawakan isang kamay nito ang batok niya at tinila pabalik. Ang isang kamay nito ay dumula sa braso niya. Akala ko ba sasayaw tayo? Pabunong na tanong nito sa kanya habang sumasayaw. Napapikit siya at pasimpleng ngumiti. Inabot nito ang kamay niya at tinagay sa bebang nito. Magkahinang pa rin ang mga mata nila at nakikita niyang kahit ito, nadadala na sa ginagawa nito. Turuan mo akong sumayaw. Marahang wika nito sa tapat ng tenga niya. Marahas siyang napabuntong hininga nang maramdaman niyang hininga nito sa tenga niya. Gusto niya itong suwayan ngunit tumanggi ang katawan niya. Nanatili siya nakatayo kahit na tila may kuryente ang mga dalili nito habang marahang humahaplos sa braso niya. Hindi yun ang unang pagkakataon naging ganon siya kalapit sa isang babae. Ngunit ang pinagtataka niya kung bakit ganon na lang ang epekto ng ginagawa ni Moira sa kanya. Moira! Shh! Nilapit ito mga labi sa mga labi niya na halos gahibla na lang distansya sa isa't isa. Yun ang unang pagkakataon na makikipagsaya si Moira kasama isang lalaki at ganon pa kasensual. Parang may pumipigil sa kanyang lalamunan dahil upang mahirapan siya makahinga. Ngunit alam niyang dahil yun sa kaba. Napasingap siya dahil sa kakibang init na dumadalay sa kanya. Tatalikod sana siya upang hindi makita ni Paolo ang reaksyon niya sa ginagawa niya. Ngunit hawak pa rin ang braso nito. Hindi tuloy siya napigilang lapat ang ulo sa dibdib nito. Mas magaling ka pang sumayaw kaysa sa akin. Paano pa kita tuturuan? Pabalong na wika nito sa kanya. Pababa siyang gumiling sa harap ni Paolo. Saka dahan-dahang umangat. Let's get out of here. Paanas na wika nito. Natigilan siya sa pagsayaw at saka marahas na hinarap si Paolo. Kasunod niyan lakad-takbo nilang nilisan ng bar. Napilitang sumunod si Moira ng tahimik na umibes mula sa taxi si Paolo. Sinundan niya ito na maglakad ito sa sementadong pathway na naliligiran ng trimmed grasses. May natanaw siyang may kaliitang bungalow sa hindi kalayuan. Hinawakan itong kamay niya. Pigil niya ang kanyang hininga habang sila'y sabay na naglalakad. Ito ba ang bahay mo? Tanong niya. Oo. Sagot nito na hindi siya nililingon. Binuksan ito ang pinto ng bahay. Come in. Sinindihan itong ilaw at saka nagpatiunang pumasa sa loob. The house had a masculine ambience. Pagpasok pa lang makikita na agad ang deep down oversized bin bag sa kanan. May nakasuporta na sa palagay niya isang customized platform at tagsilbing sandalan iyon ng semicircle shape na makapal na fireboard. Sa harap ang isang TV cabinet na nakalagay ang LED TV.
PS3 activities. Nang tuluyang makapasok, napansin niyang work area nito sa kaliwa. Wall-mounted ang design ng desktop nito. Mas mataas ang 3 baitang ang bedroom nito. Nakabukas ang pinto kaya nakikita niyang chocolate bed nito. Pinsan ko sa mother's side na nag-design nito. Sabi niya, may mga kailan pang ayusin dito. Bahala na lang daw ako kung kailan ko gusto. Moody at masculine ang vibe. Bagay sa'yo. Wala sa sariling maglakad siya at dumapit sa work area nito. Sa itahas ng bahagi niyon, wall-mounted na puting first aid cabinet. Binuksan niya yun at tawa na makitang puros alak ang laman niyon. Ang hinges niyo nagsisilbing bar. Tumingin siya kay Paolo na nooy nakangiting nakatingin sa kanya. Umiiling na sinara niya ang cabinet. Maganda. Komento niya tungkol sa bahay. Parang ikaw. Ano? Wika niya kahit narinig niyang sinabi nito. She had a feeling that she wanted to hear it again. Ngunit din ito nagsalita at sa halip, lumapit pa ito sa kanya. Naalarma siya dahil agad na nagbago ang kanyang pakiramdam. Lihim siyang napahugot ng hininga na lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Hindi yan nagawang umiwas dahil mabilis na umangat ang kamay nito at tinagip ang batok niya. Para siyang nahipnotismo sa tingin nito. Her nerves and knees trembled. Napanunok siya ng tila may kung anong bumara sa kanyang lamunan. Napapikit siya na magbugay ito ng hangin. His lips brushed against hers. Nanalamig siya na pinagpapawisan. Hindi siya sanay sa ganong pakiramdam. Ngunit bakit tila nagugustuhan niya iyon? Noon lang niya naramdaman ang ganoon na tila mauubusan siya ng hininga. Ngunit bakit tila ayaw niyang tigilan? Hinawakan itong kanyang batok. Marang hinaplos yun habang magkahinang ang kanilang mga mata. Kumilos ang kamay nito mula sa kanyang batok, pababa sa braso, hanggang sa hitan niya. Ang isang kamay nito'y pumulupot sa kanyang bewang. Pao? Hindi niya na nagawang ituloy ang nais sabihin dahil bumaba na ang labi nito sa mga labi niya. She felt excited right away. Inabot niya ang batok ito at tinugon ang halik sa mga labi niya. Tila parehong uhaw at pawang nangangailangan sa isa't isa. Moira? Paanas na tawag ni Paolo sa pangalan niya na tila siya ang pinakamagandang nilalang sa mundo. She moved closer. Payakap at tinanggap niya si Paolo habang bumababa ang mga labi nito sa kanyang leeg hanggang sa kanyang balikat. Pumaloob ang mga daliri niya sa buhok nito, brushing it with her fingertips. Paolo, hindi pwede to. Nagsusumamong wika niya. Kung ay pagpapatuloy nilang kahibang nararamdaman nila, natatakot siya sa maaaring mangyari. Natatakot siyang lalong lumalim ang nararamdaman nila sa isa't isa. Hindi niya maaaring hayaan ang sariling tuluyang mahumaling sa kakaibang sensasyon na iyon. Stay with me. Sa halip, sagot nito at saka ulit siya hinagkan. The kiss became more sensual and more arousing. Sinabayan ang mapaglarong kamay ng binatang halik na iyon. Oh God! Mahinang wika niya nang buhatin siya nito paharap dito. Saka ito mo po sa binbag. She was now sitting on top of him, facing him with her legs apart. He continued to explore her body with his hands and lips. Pareho na silang apektado ng nainom na alak. Umiikot ng kanyang pakiramdam ngunit di na siya sigurado kung dahil yon sa alak o sa hindi mapaliwanag na sensasyon kayang nararamdaman. Namalayan na lang niyang natanggal na ng binatang suot ng dress at kahit ito'y wala na ring suot, pakiramdam niya tila nasa alapaap siya. Nasisiyan siya sa bawat pagkaplos ng kamay nito sa bawat parte ng kanyang katawan. Nahigit niya ang kanyang hininga. She was crying and craving for more, ngunit may isinisigaw ang isip niya. Hindi pa niya lubos na kilala si Paolo. Tanging pangalan pa lang nito ang alam niya, ngunit narinig niya. At narito siya, hubad na kasama nito. Pilit pinagagaan ang isip, ngunit natatalo yun ang init ng kanyang katawan. Then she felt the hardness of him. Alam niyang mahirap nang pigilan ang damdamin nila at dahil doon, nakadama siya ng kaba, ngunit lalong pag-iinit ng katawan. Paolo? Even if she felt the wanting and craving for him, she still wanted him to stop. It's okay, I'm here, he said, and the next thing she knew, he drove into her. Naluluhang yumakap siya rito. It cut like a knife between her thighs. He was killing her softly in the most sensual way. Damn, bakit di mo sinabi? Paanas na wika nito pero hindi pa rin tumitigil sa ginagawa. Namumuo sa noon nito ang maliliit na butil ng pawis habang nakasandal sa beanbag. Ngunit hindi niya magawang sumagot. She just looked at him, feeling his trust. Hindi pa man niya lubos na naiintindihan ngunit kusa nang kumikilos ang katawan niya upang sabayan ang indayo nito. The hurt was still there but the sweetness was coming in. She moaned and groaned. Moira, this is too much. Pabulong na wika ni Paolo sa kanya habang sabay na naglalakbay ang kanilang kalituhan. Hold on to me, babe. Nagpatuloy ang sabay na paggalaw ng kanilang mga katawan. Maya-maya pa, binuhat siya nito upang dalhin sa kama. Napapikit siya ng halikan nito nang marahan na noon niya. At saka siya tuluyang nakatulog.
Nilingon ni Paulus Justin na nasa kaliwa niya na makasakay na sila sa kanyang kotse. Seryoso itong tumingin sa kanya. He knew he promised a fair game. Kahit na nakikita niyang may mali sa tingin at kinikilos ito. Crowded na ang kalin ng mga mananood. Karamihan ang naroon mga teenager na mula sa mahihirap hanggang sa anak ng mga politiko. Bumuntong hininga siya sa kamaling hinirap ang flagman na nagkudyat ng head start para sa kanila. Lumapit pa ito sa kanila at sinabing ilang rules. Ilang segundo pa'y binagayway na nito ang kamay at saka pinaharurot ang sasakyan niya. Ganon din ang ginawa ni Justin. Tulad ng nabalitaan niya rito, magaling ito at kailangan din niyang galingan. Kung hindi, tiyak na matatalo siya. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan ngunit dumidikit si Justin sa kanya. Humarurot ulit siya. Nanatili ang lancer nito sa tabi niya. Ngunit nang malapit na siya sa finish line, bigla siyang ginitgit nito. Pilit niyang iningusan ito ngunit naging marahas ang pagdikit nito sa kanya. Binangga siya nito. Nakailang paikot-ikot siya. His car became uncontrollable. Hanggang sa sumadsad na lang siya sa gilid ng kalsada. Nanginig ang buong katawan niya na makita makapal na usok sa paligid. Mabilis siyang umibis sa sasakyan kahit na nahihirapan siyang kumilos. Masakit ang kaliwang balikat niya. Naipagpasalamat na walang malalang nangyari sa kanya. Pagkababa niya agad niyang hinanap ang kotse ni Justin. Ngunit bago pa man niya makita ang hinahanap, nagulantang na siya ng isang malakas sa pagsabog. Napaatras siya sa sobrang impact. At nang makabawi, halos bumagsak ang mukha niya na makita ang nakataob at nagliliyab na kotse ni Justin. Nanigas ang buong katawan niya habang nakatitig sa nagliliyab na kotse. He was really shocked. Hindi niya na naiintindihan pa ang nangyayari. Gusto niyang isipin bangungot ng lahat. Nagblanko ang isip niya at tiyak na magong makaiwas sa suntok na hindi niya alam kung sinong gumawa. Stop it! Hindi ko kasalanan. Hindi ko alam na mangyayari to. Wag! Wag! Sigaw niya at saka sinapabalikwas ng bangon. Napapikit ng mariin, saka sinapumpawis ang noon niya. He took a very deep breath. Nananaginip na naman siya. Bumalik na naman ang alaalang pilit na niyang kinakalimutan. Buhay ka pa? Tanong ng kapatid niya na noon lang niya napansing nakatayo sa gilid ng kama niya. Muli siyang humiga at ibinaon ang mukha sa unan. Bigla niyang alala si Moira. Kinapa ang kama ngunit walang ito roon. Bumalikwas ulit siya ng bangon at saka hinarap ang kapatid niya. Damn it, kuya! Anong ginawa mo sa kanya? Galit na tanong niya. Ano? Sino? Nagtatakang tanong nito. Mukhang wala itong alam base sa ekspresyon ng mukha nito. Napaisip siya. Mabilis niyang binalat ang bedsheet sa bewang niya at saka pumunta sa banyo ngunit wala roon si Moira. Malamang nakaalis na yon. Anang kapatid niya. Nilingon niya ito. Ano yan? Tanong niya nang mapansin ang hawak itong envelope. Yung ipinapahanap mo. Sagot nito at saka pumunta sa may sala. Nasaan na kaya si Moira? Bakit bigla siyang nawala? Nanibago siya sa nangyari. Madalas nagigising siya sa nakapulupot pa rin sa kanya ang mga babaeng nakakasama niya. Tsaka tila maalimbong at natatakong pag-aari na siya ng mga ito. He expected Moira to say he was her first lover at hindi niya alam kung matutuwa o maiinis sa natuklasan. Nag-iisip pa rin siya habang sinusot niyang boxer short at saka pinunta ang naghihintay na kapatid. Nagtitimpla ito ng kape. Mukhang mabilis ang isang yun na. Magkano? Padabog na sinara ang refrigerator. She's not what you think. Pinsan siya ni Danine. We had a drink last night. Tumungga siya ng malamig na pichel sa tubig. Siya bang bago mo? Paano si Leslie? We were only dating. Hindi naman naging kami. Pinagbigyan ko lang si mommy. Ang kulit kasi. Nilapag niya ang pichel sa mesa. Umiling ito. At anong sasabihin mo kapag nagtanong si mommy? Nababagot na napabuntong hininga siya. Siyempre, we did not get along. Marami akong ayaw sa kanya, marami siyang ayaw sa akin. Tumawa to at saka sumimsim ng kape sa tasa. Hindi ganyan ang sinasabi ni Leslie tuwing dadalaw siya sa bahay. Hayaan mo siya. Ilang taon na siyang walang maayos na relasyon. Karamihan sa mga naging karelasyon niya, fling lang. Pakiramdam kasi niya, demanding ang mga babae. Madalas pinipilit baguhin ng mga ito ang maraming bagay sa kanya. That he thought he was very immature. Masyadong after a commitment na madalas wala na sa lugar. So itong girl kagabi, wala lang yon. One night stand? Natigilan siya. Isang araw pa lang niya ito nakikilala. Ngunit naging masaya siya na makasama at makausap niya ito. Hindi ito mahirap kausap. Wala itong maraming salita. She was just like him. Ayaw ng maraming paliwanag. Basta't gagawin ang nais nilang gawin. Tulad na nangyari kagabi. I guess so. Wala sa loob ang sagot niya. Hindi ka sigurado? Baka mamaya bubuntot-buntot na yan sa'yo. Natatawang sabi nito. Umiling siya. No, hindi siya ganon. Kung kagaya siya ng iba, dapat nandito pa siya, di ba? Ano siya? Playing hard to get? Tipong, hindi ako ganyan. Ayoko ng ganto. Ganon? Ewan ko, kuya. Honestly, kagabi ko lang siya nakilala.
Bakit parang nangihinayang ka? Ibig sabihin ba yan gusto mo siya? He snorted. Huwag mo nga akong umpisan, kuya. Get a life. Tumawa ulit ito. I have a very good life and a very wonderful life. Bakit di ka pa maghanap ng para sa'yo? Dahil nga inunahan mo na ako sa kanya. Naisip niyang sabihin yon dito, ngunit agad din yung sinaway ang sarili. He was married to Sari. May dalawa na itong anak. Ang panganitong si Charlotte ay inaanak niya. He had a close to perfect family life. Mabait at magandang asawa nito na si Sari Rosario, isang sikat na balerina sa bansa. Whatever happened between him and Sari was all part of the fast. Wala pa sa buhay ni Sari ang kapatid niya nang siya mismo ang magdesisyong lumayo rito dahil magulo pa ang buhay niya noon. Kaya hindi niya maaaring isisi sa kapatid niya kung ito man ang minhal ng dalaga. Walang dumarating at saka istorbo yan. Sagot na lang niya. Hindi na ito nagsalita. Coffee? Alok nito. Ayoko. Tumawa ito. Okay to para sa hangover. Hindi niya na ito sinagot at iniwan na lamang ito. Umupo siya sa beanbag sa sala. Naroon ang envelope ngunit di pa rin niya iyon pinapansin. Inahanap ka na ni Lot. Patay si Sari, tinatanong kung manonood ka ng performance niya next month. Wika ng kapatid niya, nasumunod pala sa kanya dala ang tasa ng kape nito. Tinatamad na sumandal siya sa beanbag. Oo naman, kung magtanong ka parang di tayo magkausap kahapon. Binanggit mo na yan, diba? Just asking. Bakit ka nga pala nandito? Ang aga-aga nang gugulo ka. Nilapag nitong tasa sa mesita. Remember my friend, Lance? Oo, bakit? Nabanggit mo na gusto mong mag-hire na investigator para kumuha ng info tungkol kay Justin. Nagkaroon ng oras si Lance kaya may mga nakuha siya. Umangat ang likod niya at nabuhay ang interes niya sa sinabi nito. Nasabi niya noon sa kapatid niya na gusto niyang malaman kung saan nanggaling si Justin. Hindi naging madali para sa kanyang masabi yon dahil tuwing maalala niyang binata parang sumasakit ang ulo niya. It was dramatic for him. Isa siyang rebelde, lalo na sa kanyang ama ngunit nung huling laban niya na bagong buhay niya dahil sa hindi inaasang pagkamatay ni Justin. Sa hindi malamang dahilan ay nais niyang malaman ang tungkol dito. Gusto niyang malaman kung saan nilibing o kung may pinila ba ito. Nais niya makahingin ng tawad sa kung sino mang naiwan ito. Alam niya hindi niya dapat ginagawa iyon dahil kung tutusin hindi niya kasalanan. Nawala ng kontrol noon si Justin sa kotse nito kaya nagitkit siya nito sa karera nila. Nagkagulong lahat. Inakala ng mga kasama ni Justin na siya ang may kasalanan kaya pinagtulungan siya ng mga ito. Nabigla siya sa nangyari. Hindi niya na nagawang pagtanggol ang sarili at nagising na lang siya sa ma-ospital na siya. Nang magising siya sa ospital, nasabi sa kanya na positive sa impluensya ng ecstasy si Justin noon. Hindi nito na kontrol ng pagmamaneho dahil sa bilis ng takbo kaya sumalpok ito sa kanya. Nakita ba niya? Tanong niya sa kapatid niya. Yeah! Kinuha nitong envelope at binuksan yon sa kabinasa mga nakasaad sa report. Mark Justin Santibanez, originally sa Davao pinanganak, bata pa lang ulila na sa magulang. Tumingin to sa kanya. According dito namatay ang parents niya na masunog yung pabrika na pinagtatrabahuhan ng parents niya. Lumipat siya rito sa Maynila kasama ng kapatid niya nang i-finance nila ng kapatid ng nanay nila na nakabase sa California. He was about to graduate with a BS degree in mathematics when the accident happened. Wow, kumpleto! Well, ano ba't naging magaling na investigator si Lance? He chuckled. San siya nakalibing? Nakalagay sa report at saka ang present whereabouts ng kapatid niya. Sumimsim ulit ito ng kape. Hindi ka na nakapaghintay sa opisina at sinadya mo pa rito? Wika niya habang binubuklat ang mga pahina ng report. Alam kong malalim ang dahilan kung bakit gustong makilala si Justin. Napatingin siya rito. Sasagot sana siya pero bumaba ulit ang tingin niya sa report at natigilan siya sa nakita niyang litrato. Nahiga siya na hininga sa nakita. That's his sister, Ana Moira. She's pretty. Anang kapatid niya. May mga sinasabi pa tungulit niya na yun maintindihan. Nakatutok ang mga mata at isip niya sa snapshot picture ng dalaga. Paolo, si Moira, pinsan ko. Naalala niyang pakilala niya na din sa kanila na nagdaang gabi. Kung ganon, pinsan din ni Dean si Justin? Hindi niya alam tungkol sa bagay na yun. Alam ni Nadine ang tungkol sa kinasangkutan niyang aksidente noon, pero hindi nito alam na si Justin ang kalaban niya. Kung ganun mas madadalian siyang matagpuan si Moira. Kuya, siya yung sinasabi ko sa iyong pinsan ni Nadine, siya yung kasama ko kagabi. Gulat na napatingin sa kanyang kuya niya. Pagkagaling sa Philippine Embassy, nagpunta si Moira sa flower shop na pagmamayari ni Nadine at Cathy. Naroon daw ang pinsan niya nang tawagan niya ito. Ano? Sinadya mong ibagsak ang interview? Bulala si Nadine. Ibinaba nitong hawak na gunting ng bulaklak at hinilang isang mataas na stool at tumupo roon. Wala noon si Cathy dahil may kakausapin tong kliyente. Umupo siya sa isa pang stool. Ayaw kong umalis.
Oo nga, pero ano lang sasabihin ng Tita Yvonne mo kapag nalaman niya? Hindi kaya magalit na siya? Eksaheradong nagbugay ito ng tingin. Ang OA mo, alam naman niya na mahirap mag-apply ng visa. Umismid ito. Matagal na siyang kinukumbinsin ng Tita Yvonne niya na mag-migrate na sa Amerika upang doon na manirahan. Ang kapatid ng nanay niya nagsusustento sa kanya ng kuya niya nang mamatay ang mga magulang nila. Ngunit nang huling taon niya sa high school, bigla namang namatay ang kuya niya. Hindi na ituloy ang pagkasama sa kanya ng tita niya pabalik sa Amerika dahil kailangan pang ayusin ang legal papers niya. Kaya nag-aral na lang muna siya. Pero na makapagtapos siya ng kolehiyo, hindi pa rin niya ito sinundan sa Amerika sa kabila ng pamimilit ito sa kanya. Alam mo, hindi kita maintindihan. Ano pa bang pabibigil sa iyong umalis? Pwede, doot ka na lang magtrabaho. Hindi niya sinagot ang pinsan niya. Tinignan lang niya ito at naglakad-lakad sa loob ng shop. Ano bang ayaw mo sa pagpunta roon? Wala. Ayoko ng problema kaya ayokong pumunta roon. Tapos doon pa ako titira. Sagot niya, saka inumoy ang Daisy na hawak niya. Come with me. Anit at saka siya mabilis na hinila palabas ng shop. Subukan nating bumili ng bagong damit. Baka sakaling mabago yung takbo ng utak mo. Ayaw mo bang mabagong buhay mo? Wala namang dapat baguhin sa buhay ko. Sagot ni Moira habang naglalakad sila ni Nadine sa loob ng mall. Kaya pala walang tumatagal sa trabaho na yon. Kasi akong umaalis. Bakit pa naman kasi pinipilit mo maging math teacher? Pumasok sila sa isang butik. Dahil kay kuya, alam mo naman na pangarap talaga niya maging math teacher. Kaya ako na lang tutupad nun para sa kanya. Alright, nakakaintinding umiti ito sa kanya. So, kamusta kayo ni Paolo? Don't tell me that nothing happened. Kukunutin kita. Natigilan siya sa sinabi nito. Tatlong araw na nakalilipas nang pataka siyang umalis sa bahay ni Paolo. Wala siyang naramdamang pagsisisi sa kabila na nangyari sa kanila. Pero hindi rin niya gustong pag-usapan ng tungkol doon. Nag-usap lang kami. Simpleng sagot niya. Nakaupo siya sa couch habang si Nadine tumitingin-tingin sa mga nakahanger na coat. Talaga lang? Hindi ako idiot. His looks alone already make him the subject of every woman's fantasy and admiration. At kasama ka na ron? Tumawa tanong malakas at saka siya hinagisan ng itim at puting cashmere coat. Hindi ko itatanggi yan pero mahal na mahal ko si Mike. Tumawa siya. Hindi ako kasama ron. Umiiling na sabi niya na mukhang di naman ito pinaniwalaan. Pinagbasta niya si Nadine na nangingislap ang mga mata. Iba rin ang paraan ng pangiti nito sa kanya. Muli siyang tumawa at saka inihagis pabalik dito ang coat. Tumama yun sa mukha nito. Wala kang nangyari. Fine, kung wala, edi wala. Keep denying it. Tingnan lang natin kapag nagkita ko ulit kayo na sigurado naman ako mangyayari. Let's see if you can handle his sex appeal. Di na siya sumagot pa sa sinabi nito. Inabala na lang ang sarili sa pamimili ng damit. Masaya sila at tagtatawanan pa habang nag-iikot-ikot sa mga butik. Pero aminin mo, gwapo siya, hindi ba? Pangulit pa rin ito sa kanya habang nagtatawanan sila. Ewan ko. Hi, Paolo. Bulalas ng pinsa niya na wala na pala sa kanyang atensyon. Natulos siya sa kanyang kinatatayuan nang makita ngang lalaki sa harapan niya. Binati rin ito si Nadine pero sa kanya ito nakatingin. Hi. Hello. Ganting bati ni Moira kay Paolo tsaka tinanggap ang isang pirasong pulang rosas na iniabot ito sa kanya. Sa flower shop ko ba galing yan? Singit ni Nadine. Humalakak si Paolo. Galing ako ron kaso wala kayo. Tanging na ibulala si Nadine sa kamahor ko lang tumingin sa kanya. Nakamaang na tumaas ang mga kilay niya. I'll guess I will leave the two of you alone. Wika ni Nadine. Ay hindi, sandali Nads. Hinila niya si Paolo sa hindi kalayuan. Anong problema? Nagtatakang talong nito. Wala, wala dapat. Mahinang sagot niya. Tinignan niya to pero mabilis din siyang nagbawi ng tingin dahil hindi niya matagalan ng pakiramdam na parang natunaw siya sa tingin na iyon. Humugot siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Paolo, let's get straight to the point. Kung ano man ang nangyari that night, let's just let it go. Alam mo yon? Hindi naman porke may nangyari, bibigyan mo na ako ng ganito. Hindi naman tayo, hindi ba? Hindi naman natin parehong inaasahan yon. It just happened. Hayaan na lang natin yun at huwag na lang nating hayaan na masundan. Anyway, thanks for the flower. It was beautiful. Tinalikuran niya ito bago pa ito makapagsalita. Ayaw niya niyang marinig ang mga sasabihin nito dahil hindi niya kayang ipangako na hindi niya ito pakikinggan. And she hated it. Halika na. Yaya niya kay Nadine at saka nagmamadaling hinila ito. Ano yon? Ano nangyari? Nagtatakang tanong nito habang nililingon pa rin si Paolo. Wala. Yeah right. Puro ka wala. Kaloka ka. Tila maiinis na sabi nito.
Malalakas na tawa at kansaw ang natamo ni Paolo mula sa mga kaibigan niya na ikwento niya sa mga ito ang nangyari sa mall. They were amazed. Hindi inaakala namang ito na sa unang pagkakataon, may babaeng tumanggi sa kanya. Pakiramdam niya, pahiyang-pahiya siya. Gusto niyang sigawan si Moira dahil pinagmukha siyang tanga nito na bigla na lang siya nitong tinalikuran at di man lang siya binigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Pero hindi niya ginawa dahil ayaw niyang makakuha ng atensyon sa lugar na yon. Sinabi niya yon? Hindi makapaniwalang tanong ni Dino sa kanya. He snorted. Hindi ko maintindihan. I just did what I needed to do. Ni sa panaginip, hindi ko inasahan na mangyayari to. Umiling na wika niya. Na ano? Na hindi ka mare-reject ng babae? Well, nangyari na, Pier Paolo. Hindi siya interesado sa'yo. Pangaasar ni Mike sa kanya at saka uminom sa baso ng beer nito. Pero ako? Napabuntong hininga siya at saka umiling. Tinapik ni Dino ang balikat niya. Kalimutan mo na nangyari. Mas okay na rin na siyang umiwas kaysa naman dikit siya ng dikit sa'yo. You don't get it. Iba siya. Aniya pagtapos sa minom ng beer. Sabihin mang one night stand na nangyari sa kanila ni Moira, hindi niya matanggap na hanggang doon lang sila nito. Ang buong akala niya at maging madali ang lahat para sa kanya na mapalapit dito dahil sa nangyari na naroon na ang mutual attraction. He would have access to her and learn more about her. Hindi naman niya plinanong lahat. It was just a big coincidence. At sa aminin man niya o hindi, Moira had definitely gotten into his system. Kung sakali mang dito naging kapatid ni Justin, gugustuhin pa rin niyang makita ito at makasamang muli. Ngunit iba ang nangyayari. Alright, kung hindi talaga siya interesado sa'yo, pwedeng hindi na talaga masundan ang pagkikita niyo. But who knows, maybe she was just playing games. Maybe it is the other way around. Iniiwasan ka niya, hindi dahil ayaw niya sa'yo. Pwedeng dahil ayaw lang niyang mahulog sa'yo o kaya nagpapahabol lang. Wika ni Mike na nakakuha sa atensyon nila ni Dino. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Dino. Kapag hindi siya nagparamdam kay Pao in the next few days, then it's obvious. Flop or romance niya. He snorted. Hindi niya alam ang number ko. I don't know hers either. Hindi mangyayari sinasabi mo. Gumiti nang malapad si Mike. Tingnan natin. Malay mo, tama ako. Hindi ko alam, Mike. I doubt it. Umiiling na sabi niya at saka siya tumayo. Maaga pa? Aalis ka na? Gulat na tanong ni Dino. Solve na ako eh. May tatapusin pa ako report sa bahay. See you guys. Yun lang at iniwan niya ang dalawa pagkatapos ubusin ang beer sa baso niya. Nasa isip pa rin ang dalaga hanggang sa makalabas siya ng bar. Tumayo siya sa pavement at naghintay na masasakyan taxi. Habang naghihintay at nakatingin sa direksyon ng pinanggalingan ng taxi, nahagip ng mga mata niya si Moira. Nakatayo rin to sa pavement at tila nag-aabang din ang masasakyan. He felt excited in a way. Marahil galing to sa loob ng supermarket na katabi ng bar. Moira, tawag niya rito ngunit hindi ito lumingon. Nilapitan niya ito nung may kalawang beses na tinawag niya ito at di pa rin siya nililingon. Hi, small world, sabi niya paglapit niya. Yeah, matipid at walang buhay na sagot nito. Blanco rin ang ekspresyon ng mukha nito. Moira, Paolo, wag na. Going home? Oo eh, medyo matagal lang ang taxi. Alam niya umiiwas to and he felt frustrated. It's a no. Bakit? Dismayadong tanong niya saka siya nagbuga ng hangin. Anong bakit? Balik tanong nito. Bakit kailangan natin tigilan to? We both wanted it. We had sex. Yun lang. Sabad nito. Hindi niya nagusto ng sinabi nito. Tama ngang yun ang nangyari ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ayaw niya sinasabi nito iyon. Moira? Fine. Tatawagan na lang kita kapag pwede na ako, okay? Kapag na-miss kita, yun ang gusto mo, hindi ba? Naiinis ng wika nito. Damn you! Hindi rin nag-isip na hinapit niyang bewang nito at saka marubdob na hinalikan sa mga labi. Pinilit ni Moirang itulak si Paolo nang hapitin siya nito at halikan. Ngunit sadyang mas malakas to kaysa sa kanya. Pero hindi pa man nagtatagal ang mga labi nito sa labi niya, agad niya nang naramdaman ang pamilyar na sensasyon noong una siya nitong halikan. It is as if she had waited for it. Tinalo ng isip niya na sensasyon at attraction para sa binata at kusa nang tumugon ang labi niya sa halik nito. Marahan itong hinuplos ang kanyang pisngi, lalo lamang nadagdagan ang kagustuhan niyang tugunin ang halik nito. Nahigit niya ang kanyang hininga. Kapwa sila humihinga lang matapos ang halik na yon. Magkahinang pa rin ang mga mata nila habang dahan-dahan siyang nilalayo ng binata. Ngayon mo sabihin sa akin ang sagot mo. Hinihingal pa rin wika nito. Nangilid ang mga luha niya sa hindi malamang dahilan. She felt abused ngunit gusto niyang kastiguin ang sarili sa ginagawang pagtugon ng katawan niya. Ano bang gusto mo? Tanong niya sa basag na tinig. Mag-usap tayo. Pumarito ng taxi. Sakay. Utos nito. Wala na siyang nagawa nang itulak siya nito papasok ng sasakyan. Moira couldn't think straight. Kanina pa siya nakatitig sa kisame at blankong isip.
Naroon ulit siya sa bahay ni Paolo at katabi niya ito habang mahimbing na natutulog with only bed sheets covering their bodies. Alam niyang tama ang dahilan niya. Wala nang dapat mamamagitan sa kanila ni Paolo ngunit di niya matanggan ang binata. Tuwing makikita niya ito, may kakaibang init siyang nararamdaman. Bumibilis ang tibok ng puso niya at parang kinakapos siya na hininga. She knew the attraction very well. Na tuwing magtatagpo ang mga mata nila, naroon ang kaba. Ngunit may naramdaman siyang kakaibang kasiyahan. She always melted like a candle under his touch. Her mind did not function well whenever it came to Paolo. Dapat mali yun dahil hindi pa rin lubos na kilalang isa't isa. Ngunit tila hindi gusto ng katawan at ng puso niyang nangyari sa kanila. Yun ang napagtanto niya nang angkinin ulit siya nito. Naramdaman niyang pagkilos ito. Hindi siya gumalaw. Napapikit siya nang yumakap ito sa kanya. She felt his warmth overpowering her. Hindi niya gustong lumayo sa mga bisig nito. Anong iniisip mo? Napadilat siya bigla sa tanong nito. Tayo. Mahinang wika niya. What about us? Gumaralgal ang tinig na tanong nito. Lalo pa itong dumikit sa kanya. Umismit siya. Walang tayo. Lumayo ito upang tingnan siya. Sinamantala niya ang paglayo nito at saka mabilis na bumangon. Ayoko ng commitment. Pag-amin niya habang pinupulupot sa sarili ang kumot. Alam kong ganun ka rin. Bumangon ito. Fine, but you cannot deny that we liked each other. Yeah, we like having sex. May bahid ng hinanakit na wika niya. Hey! Mabilis nung tumayo at hinarap siya. Hindi alintana na wala itong saplot sa katawan. Hindi ako kagaya ng iniisip mo. Narito ka dahil gusto kita at ayoko nang makarinig ng mga galing niyang salita sa'yo. She snorted. Ano to, pwede mo na akong kontrolin? Wala akong sinasabi. Hindi lang bagay sa'yo. Teacher ka pa man din. Arito at sino lang magbihes. Nagulat siya sa uling sinabi nito. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Hindi to sumagot. Nagpatuloy lang sa pagsuot ng damit. Paolo, tinatanong kita. Nag-iwas sa lang tingin. Si Nadine, nabanggit niya sa akin. Sinabi niya sa'yo? Nagtatakang tanong niya. May pakiramdam siyang hindi to nagsasabi ng totoo. Yeah. Bakit parang di ka nagsasabi ng totoo? Hindi kita pipilitin kung ayaw mo at saka sino bang pwede magkwento tungkol sa'yo? Andal-dal talaga nun. Huwag kang magalit sa kanya. Ako naman na nagtanong. Nagbuga siya ng hangin. Huwag mong ibahin ang usapan. Ano bang pinag-uusapan natin? Ah, commitment. You hate it. Fine. Good. Siguro dapat magkaroon tayo ng rules. Bakit ka tumatawa? We are not committed to each other and yet we have rules? Pinapatawa mo talaga ako. Anito sa pagitan ng pagtawa. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Tama, yun ang rules. No commitment. Walang tawagan, walang text. Hindi kailangan i-update ang isa't isa. Pwede natin gawin ang gusto natin without consulting each other. Pwede tayong mag-decide on our own. What if I want to see you? Walang kagatol-gatol na tanong nito. Napasingap siya at nag-init ang mga pisngi niya sa narinig. Pinilig niya ang ulo upang gisingin ang sarili. Ikaw ang bahala. Yeah, ikaw ang bahala. Muli itong tumawa. So pwede kitang tawagan. At pwede kong gawin ang mga bagay na gusto ko without your permission? Pwede. Tumatangong wika niya. So can I call you babe? Nakangising tanong nito. No commitment. Umiling na sagot niya. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Pwede ko rin gawin to? Pagkasabi nun bigla siya nitong niyakap at hinagkan sa leeg niya. Napasinghap siya. Muli binalot siya ng kakaibang init sa ginawa nito. Pwede rin to. Panay ang maliliit na halik nito mula sa kanyang leeg patungo sa kanyang pisngi. Ilong. Sa gilid ng labi niya hanggang sa mismong mga labi niya. It was intense. Hindi na siya nakatanggi nang buhatin siya nito at ihiga ulit sa kama. Ninong! Napangiti si Paolo na makita ang inaanak na si Charlotte na tumakbo papalapit sa kanya. Agad niya itong binuhat at niyakap. I miss you, Ninong! Sabi pa nito habang nakayakap sa kanya. Napangiti siya ngunit nakaramdam din siya ng guilt. Matagal na siyang di nakakadalaw sa mga ito. Kung di pa anniversary ng mga magulang ito, hindi siya makakapunta. Busy si Ninong. Sagot niya at saka binitawan to. Where's everyone? Inside, kanina ka pa namin hinihintay. Halika. Hinila siya nito papasok ng bahay. Nang makarating sa sala, sinilubong sila ng yaya ni Charlotte. Binati niya ito at kinuha ng bata mula sa kanya. Saka naman niya nakita ang kapatid niya at ang asawa nito. Napangiti siya na matipid habang papalapit ang mga ito. Sari had not changed at all. Maganda pa rin to kahit may asawa na. Lalo pa yata ngayon. They seemed so happy. Akala ko talagang tablado na ako sa'yo eh. Nakangiting bungad ni Sari. Natawa siya. Hindi pa rin ito nagbabago ng pakikipag-usap sa kanya. Never. Tayo-tayo lang ba? Yeah, family affair. Mas importante sa amin na makasama ka. Hindi ka pupunta kung may party pa. Sagot ng kapatid niya. Tumawa siya sa kanapakamot sa ulo. Kuya naman.
Anda ng hapunan. Sabay-sabay silang napalingaw nang marinig ang tinig ng mommy niya. Pier Paolo, bali nito sa kanya. Lumapit ito at niyakap siya. Gumanti siya na mas mahigpit na yakap dito. Bahagya pa niya itong binuhat dahil may kaliitan ng mommy niya. Marami kang ipapaliwanag sa akin. Wika nito nang humiwala ito sa kanya. Kumunot ang noon niya kasunod ng pagtampa doon. Mommy, wala akong sinabi na gusto ko rin si Leslie. Umangat ang kilid nito. That's exact. Humihingi ng tulong nang tumingin siya sa kuya niya. Ngunit para lang madismaya dahil nakangiting umiling lamang to. Niyaya pa rito si Sally sa komitor. Napangiwi siya. Hindi porke hindi ka na sa amin nakatira ay... Mommy, wala akong ginagawang masama. Pangatwira niya. Hindi niya na gustong bumalik sa dating gawain ko, yun ang ibig sabihin nito. Sana lang nakikita ng mga ito yon sa kanya ngayon. Alam ko, sinabi ko nang yun dahil di na tayo nagkikita kahit ang daddy mo nagtatanong na. Mamaya na kayo magkamustahan, aning daddy niya. Seryosong ekspresyon ng mukha nito. Halika na't kumain, yaya ng mommy niya. Anong ginagawa mo, Paolo? What do you mean, dad? Tanong niya. Tumabi ito sa tabi niya sa lower veranda. May hawak itong dalawang baso at isang bote ng rum. Alam niyang kapag ganun, mahaba-haba magiging pag-uusap nila ng daddy niya. Travis told me about Justin Santibanez. Ano itong nabalitaan ko na gusto mo pang malaman ng tungkol sa kanya? Lihim siyang napanguwi. Hindi niya masisisi ang kapatid niya dahil alam niyang nag-aaral lamang ito sa kanya. Gusto ko lang siyang makilala, sagot niya. Habang sinasarinan ng alak ang baso ng daddy niya, kumulot ang noon ito. Sa anong dahilan? Matagal lang nangyari yun and he is dead. Umiling siya. Hindi ko rin alam, dad. Pakiramdam ko dapat kong gawin yon. Swimsim ito ng alak. You're only feeling guilty pero hindi dapat. Even though what you're feeling right now is partly justified, pero hindi ba sinabi mo nang pinagsisisihan mong lahat and you want a better life? Don't be too hard on yourself, son. Hindi nararapat. But dad, Paolo, sigurado kung hindi mo naisip na kahit papano ipagpapasalamat ko ang nangyari noon. Dad, ngumiti ito ng bahagya, saka hinawakan ang balikat niya. Don't get me wrong. Hindi naging madaling tingnan ka noon na walang malay. Bugbog sarado ka. Nagpanik ang mommy mo. May pagkakataon na sinisisi ko ang sarili ko dahil masyado ako malupit sa'yo. Hindi ako nakinig sa kuya mo na subukan kang pakinggan. But look at you now. Mabait talagang Diyos dahil kasama ka pa rin namin. I'm really sorry, Dad. Maraming beses mo nang sinabi yan at maraming beses na rin kitang pinatawad. Thanks, Dad. Tumawa ito at iniangat ang hawak na baso. May bagay lang na gusto kong gawin mo. Ano yun, Dad? Tanong niya habang nilalapit ang baso niya rito. Get married. Muntik na niyang maibuga ang alak na ininom niya. Gulat na napatingin siya rito. May masama ba sa sinabi ko? Hindi ka na bata, Pier Paolo? Why don't you find someone you want to spend the rest of your life with? Umiling-iling siya. I will get to that point, Dad. Huwag tayong magmadali. Well, what about Leslie? No. Wala kaming relasyon. We just dated. At isa pa, she's not my type. Tumingin to sa kanya saka nagkibit balikat. Kung sa bagay, she's not my type either. Nagkatinginan sila at saka nagkatawanan. He missed it. Noon lamang yung naranasang makausap ng gano'n ng kanyang ama. And he felt grateful for that moment. Madalas kasi ang kuya niya at ang mommy lang niya nakakasama niya. Palagi kasing busy sa trabaho bilang hukom ang daddy niya. Bukod doon, nagkaroon din sila nito ng di pagkakaunawaan noon. Pag-isipan mo mga sinabi ko, masyado ng mahabang binigay kong panahon sa'yo para ma-enjoy mong buhay mo. Is that really the case? Kailangan mo ng kagaya ng mommy mo at ni Sari, isang babae na makakasama mo hanggang pagtanda mo. Somebody to love at saka, bakit di mo subukan ulit magmaneho? May mga sasakyan tayo hindi nagagamit. Go on a road trip one of these days. Muli nitong tinapik ang balikat na tinawakan niya ng mahigpit. Saka ngumiti sa kanya at nilisa ng veranda. Napabuntong hininga siya. Sumagi na naman sa isip niya si Moira. Mag-iisang linggo na rin niya itong hindi nakikita. Ni hindi ito tumatawag o nagtetext sa kanya. Ganon din ang ginagawa niya dahil yun na napag-usapan nila. Ngunit walang oras na hindi niya naisip tawagan to. Ayaw lang yung isipin ito, naghahabol siya at walang isang salita. But he really missed her. Still thinking about her? Tanong ni Sari mula sa kanyang likuran. Tumabi ito sa kanya. Sino? Si Leslie? Umiling ito. Hindi. Alam kong hindi siyang gumugulo sa isip mo ngayon. Yung kapatid ni Justin, hindi ba? Gulat siyang lumingon dito. Hindi naglilihim sa akin ang asawa ko. Nag-aalala siya sa'yo kaya't sinabihan niya akong kausapin ka. Anong kailangan niyang ipag-alala? Wala naman akong ginagawang masama. Pagtatanggol niya sa sarili. Alam ko, pero yung tungkol kay Moira ang isyo rito. Hindi makakatulong sa'yo kung ipagpapatuloy mong pakikipaglapit sa kanya. Hinarap niya ito. Sinusubaybayan niyo ba ako?
Hindi na kailangan, Paolo. Sa tingin mo, hindi magiging problema kung malalaman niya na kilala mo ang kapatid niya at naroon ka nang mamatay ito? Alam ba niyang tungkol sa'yo? Hindi siya kumibo. I am sure hindi. Maaaring sinisisi ka pa niya sa pagkamatay ng kapatid niya. Think about it, Paolo. Lalo ka lang hindi makakalimot kung mapapalapit ka sa kanya. Paano kung ayokong lumayo sa kanya? Na gusto ko pa siyang makilala, na iniisip ko siya sa mga oras na to. Pag-amin niya. Tinitigan siya nito. Kaya mo bang sabihin sa kanyang lahat? Magkakilala na kami nang malaman kong tungkol sa kanya. Wala siyang kinalaman sa kagustuhan kong makilala si Justin. Paolo, noon, ikaw ang nagsasabi sa akin na kalimutan ang nakaraan, remember? Sinabi mo na hindi ko na may babalik pang nangyari. Ngayon, sabihin mo sa sarili mo yan. I love you. Huwag mong kakalimutan yan. Kaya kong sarili ko. Salamat sa pag-aalala. Iniabot niya rito ang hawak ng baso at iniwan to. Pumunta siya ng sala kung saan naroon ang pamilya niya. Aalis na ako, mommy. Maaga pa. Bakit di ka na lang sumama sa amin ng daddy mo pa uwi sa bahay? Doon ka na lang muna. Napangiwi siya, ngunit pilit pa rin umiti. He hated her mother for doing that. Nahihirapan siyang tanggihan to. Mommy, susunod na lang siguro, I promise. Pero matagal ka nang di umuwi sa bahay. Magtatampo na ako niyan. Pamimilit pa rin ang mommy niya. Mommy naman, hayaan mo na muna ang anak mo. Sabad ng daddy niya na kinangiti ko. Tumango ito sa kanya. Pero, sige na. Pagtataboy ng daddy niya. Humalik siya sa kanyang ina at tumango sa kuya niya. Bye, Lottie. Paalam niya sa pamangkin niya. Bye po. Paolo, use this. Mabilis niyang sinalo ang susi na inihagi sa kanya ng kapatid niya. Nangangastigaw mga mata nito nang mag-angat siya ng tingin dito. Alam niyang masusundan pa ang pag-uusap na tulad na nangyari sa pagitan nila ni Sari. Thanks, sabi na lamang niya. Dumiretso siya sa garahe sa gilid ng bahay. Mabilis pinindot ang alarm. Tumalog ang isang itim na Volvo. Napangiti siya ngunit may naramdaman siyang kaunting kaba. Lumapit siya sa kotse at saka sumakay sa driver's seat. Huminga muna siya ng malalim bago binuhay ang makina. He felt differently when he heard the car start. Ngunit may naisip siya bago umalis kaya't kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Moira. Nakailang ring na ngunit wala pa rin sumasagot. Muli siyang nag-dial. Palabas na siya ng garahe pero wala pa rin sumasagot. Hello? Sa wakas, sinagot na rin itong tawag niya sa ikatlong subok. Tila tumunan ng puso niya na marinig ang paos sa tinig ni Moira. Mabilis sinulyapan niya ang oras sa relo niya. Alas 11 na ng gabi. Hi, nagpapahinga ka na siguro. May usapan tayo. Malayong sagot ito sa kanya. Yeah, I know. No commitments, right? Sabi niya. Narinig niyang pagbuntong hininga nito. Napahugot tuloy siya ng hininga. Hindi maitatanggi ang epekto ng dalaga sa kanya. Paano niya susundin ang sinabi ni Sari kung ganong konting oras lang ay nangungulila na siya kay Moira? Bakit ka tumawag? Tanong nito. Hindi agad siya nakasagot. Dahil ang totoo, hindi rin niya alam kung bakit. He agreed to her demands, ngunit hindi niya masusunod. Ayaw niya. Kailangan ko na magpahinga. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Hindi ba sinabi ko sa'yo na I want to see you? Moira, magkita tayo ngayon. Walang kagatol-gatol na sabi niya. Moira? Tawag niya rito nang dito sumagot. Ang akala niya wala na to sa kabilang linya, pero narinig niya ang paghinga nito. Iniimpel niya ang kotse sa gilid ng kalsada habang hinihintay itong magsalita. Hindi magandang pakiramdam ko, Paolo, please. Tigilan mo muna ako ngayon. Mahina ngunit maraing wikan nito. Hindi niya ito pinaniniwalaan. Alam niyang umiiwas na naman ito sa kanya. Moira, we agreed that we wouldn't commit to each other. Pero wala sa usapan natin na hindi na kita maaring makikita o makakasama. Ngunit nawala na ito dahil nagbes ito na ang narinig niya. Nainis na binato niya sa katabing upuan ng cellphone. Nanatili siya sa gilid ng kalsada upang magpahupa ng inis. Ayaw niyang magmaneho sa ganong estado. Noon lang siya nagmaneho ulit at ayaw na niyang may mangyaring masama sa kanya. He felt too guilty to ever make another mistake again. Nasa ganon siyang sitwasyon nang tumulong ang message alert to ng cellphone niya. Walang ganang sinilip niya iyon. Go into the bar. See you there, anang mensahe ni Moira. Napangiti siya sa kapi na harurot ang sasakyan. Magdadalawang oras na si Paolo sa bar pero hindi pa rin dumarating si Moira. Marahil ay hindi ito seryoso sinabi nitong darating to. She said she would come, ngunit nasaan to? Nakakailang beer na siya at baka sandali na lang malasing na siya. Mag-isa ka yata ngayon? Walang barkada? Tanong sa kanya ni Lord. Sira naman ang busy ngayon, sagot niya. Tumawa ito. May hinihintay ka? Tumingin siya rito at saka nagkibit balikat. Umiling to.
Mike told me you've been dating someone named Moira. Siya bang hinihintay mo? Naibenta mo na naman ako, Mike. Nakangawing sabi niya. Tumawa ito ng malakas. Napag-usapan ka lang namin. Tumawa siya ng mapakla. Yeah, right. Baka hindi na siya darating. Bakit di mo siya tawagan? Bumuntong hininga siya. Nag-usap na kami. Sinabi niya na pupunta siya. Sumandal ito sa upuan. Subukan mo uling tawagan. Maybe something happened. Napaisip siya sa sinabi naman ito. Marahil may nangyari kaya wala ito. Ngunit sinabi nitong darating ito. Kalinang kausap niya ito ay nahimigan nito na makikipagkita ito para lang tigilan niya na ito. May point ka. I am going to call her. Sabi niya at saka nagmamadaling tumayo. Salamat sa drinks. Ibawas mo na lang sa check mo yung nainom ko. What? Habang palabas siya ng bar, tinawagan ulit niya si Moira. Ngunit tulad kanina hindi ito sumasagot. Nainis na siya. He breathed deeply. Marahil pinaglalaro na siya ng dalaga. Ano bang gusto mong mangyari, Moira? Pinipigil ang inis na bulong niya habang parot-parito siya sa gilid ng kotse niya sa parking lot. Hindi pa rin ito sinasagot ang tawag niya. Nagbugas siya ng hangin habang nakatingin sa screen ng cellphone niya. Naisip niya na sinadi na lang ang tatawagan niya. Paolo, anong kailangan mo? Gabing-gabi na. Wika agad nito nang sagutin ang tawag niya. Nads, kasama mo ba si Moira? Hindi, bakit ba siya hinahanap? Don't tell me. Nads, pwede ba? Wala akong oras sa pang-asar mo. Can we do that some other time? Tumawa ito. Bakit hinahanap po sa akin ang pinsan ko ng gantong oras? Hindi kasi nipot, no? Tinakasan ka ba? Pumalatak to. Tigilan mo na kasi siya. Alam niya, mapapahamak lang siya sa'yo kaya ayaw niya makipagkita. Wika nito. She is safe with me, alam mo yan. In fact, akong hindi safe sa kanya. Tumatawang sabi niya. Sumingap ito ng malakas. Really? Come on, Pierpaolo. Ibahin mo si Moira sa mga naging babae mo. Nads, kilala mo rin ako. Kaya alam mo hindi totoo ang akala mo. Hindi nito sumagot. Come on. May usapan kami magkikita pero hindi pa siya dumarating. Maybe something happened. Sandali nga. Ano ba meron sa inyong dalawa? Ang sabi sa akin ni Moira, wala namang nangyayari sa inyo. Umamin ka nga. May gusto ka ba talaga sa pinsan ko? Bumuntong hininga siya. Yes, I really like her. Kaya kung mahal mo ako bilang kaibigan mo, ibibigay mo sa akin ang address niya. Hindi ulit ito umimik. Nads, please, I really want to see her. Bumuntong hininga ito. Sana lang wala ka na ibang dahilan kundi ang gusto mo siya. Ayoko nasasaktan ng mga taong mahal ko. Paolo, lalo na si Moira. Alam ko. Seryosong wika niya. Alright, pero bahala ka maghanap. Hindi ko alam kung nasan siya eh. Maya-maya ay sagot pa nito. Okay, fine. Pero salamat pa rin. Ako nang bahala. I will find a way. Masayang sabi niya. Paolo, sinasabi ko sa'yo. Huwag mong sasaktan ng pinsan ko. Napatawa siya. Basta ikaw. Malakas ka sa akin eh. Tumawa ito. Maya-maya na wala na ito sa kabilang linya. Pagka-receive niya ng address sa direct ito sa kanya, ay agad siyang sumakay na sasakyan niya at pinandar iyon sa bahay ni Moira. Kanina pa may nagdo-doorbell sa bahay ni Moira. Ngunit hindi siya bumabangon upang tignan kung sino iyon dahil talagang giniginaw siya at mabigat ang katawan niya dahil sa trangkaso. Sana'y magsawa na nag-iingay na iyon at umalis na lamang. Nakabukas pa kasi ang ilaw sa kwarto at sala niya kaya marahil iniisip ang tao sa labas na gising pa siya. Nang hindi niya na matagalan ay mabigat ang katawan na lumabas siya ng kanyang silid. Lumapit siya sa bintana ng sala, sinilip ang istorbo sa pagpapahinga niya. At parang lalo siyang nilagnat na makita si Paolo na nag-iinip na doorbell uli. Hindi niya tuloy alam kung lalabas pa siya o hahayaan na lamang ito roon. Nagtaka siya kung paano ito nalaman ang tinitirhan niya. Malamang na sinadino naman nagsabi niyon dito. Nang i-text na si Paolo na magkita rin lang sila sa bar, balak talaga itong siputin ngunit talaga niyang kinaya ng katawan niya. Sa labi sa sama ng pakiramdam niya, hindi na ito nagawang i-text ulit na hindi siya makakarating. Napatuwid siya ng tayo na makitang lumayo na si Paolo sa gate. Mukhang aalis na ito. May naramdaman siyang kalungkutan sa puso niya. Pabalik na siya ng kwarto niya nang narinig ulit niyang doorbell niya. Noon na siya nagpa siyang harapin ito kahit na may sakit siya. Hindi ka talaga marunong tumupad sa usapan. Sabi niya rito pagbukas niya ng gate. Ikaw ang hindi marunong tumupad. Ikaw? May sakit ka ba? Ano ba? Naiinis na pinalas niyang kamay nito ng tangkay nitong salatin ng noon niya. Pero mabilis na nitong nahuli ang kamay niya. Damn! Ba't di mo agad sinabi sa akin may sakit ka pala? Halika nga! Hoy! Pagalit na wika niya rito nang hawakan siya nito at ipihit papasok sa bahay. Ano bang ginagawa mo? Dapat sinabi mo kaninang may sakit ka. Napuntahan sana agad kita.
Ito na nagbukas ng pinto at maraan siyang giniya papasok. Sinabi ko kanina, hindi ba? May sakit nga ako. Ngayon gusto ko magpahinga. Pwede ba umalis ka na? Paasik na taboy niya rito kahit na nahihilo siya at parang anumang oras matutumba na siya. Uminom ka na ba ng gamot? Kailan pang sakit mo? Lumingali nga itong tila may hinahanap at saka ito pumunta ng kusina. Pao! Hindi niya natuloy ang pagtawag dito dahil bigla siya natumba. Nantangkain niyang sandan ito. Pakiramdam niya ay masasuka siya. Agad siyang dinaluhan ng binata. Di na siya nakapalagpa nang buhatin siya nito. Nanghihina na rin siya. Sinundan lang niya ang ulo sa dibdib nito. San ka ba kasi pupunta? Nahihirap ang wika niya rito. Bumuntong hininga ito. Dadalhin na kita sa kwarto mo. Dahan-dahan siya nitong nilapag sa kama niya. Kinumutan siya nito ng maayos. Bagigan niya at saka ay tumapos sa gilid ng kama. Kalagi ka bang ganito? Anong ganito? Tanong niya sa pagitan ng panganginig niya. Mag-isa, paano kapag may sakit ka? Dinampot itong ice pack na nasa bedside table at saka nilipat sa noon niya. Kitang-kita ni Paul ang pag-iwi ni Moira nang mailapat niyang ice pack sa noon nito. Mukhang di talaga maganda ang pakiramdam nito. Ilang taon na ako mag-isa. Sanay na ako. Hindi ko nga maintindihan kung bakit naririto ka pa. Sagot nito. Inalas ito ang kamay niya sa ice pack saka pumikit. Natigilan siya sa sinabi nito. Maaga nga pala itong naulila sa mga magulang at may 7 taon na patay si Justin. Tiningnan niya ito. Kumain ka na ba? Maaga itong dumilat at saka umiling. Napabuntong hininga siya. Kung maghapon ang masama ang pakiramdam nito, maghapon na rin itong hindi kumakain. Wala rin siyang nakikitang gamot kaya ang hinala niya, hindi pa rin ito nakakainom ng kahit ano. He really felt guilty. Pakiramdam niya yung napakaraming kasalanan niya at naiinis siya sa sarili dahil hindi niya ito maalagaan. Stay here, ipagluluto kita. Sabi niya at tumayo ngunit pinigil siya nito. Hindi mo na kailangan gawin yon. Lagnat lang naman to, mawawala rin to. Wika pa nito. Muli siyang umupo. Kinuha ang kamay nito at tinalayon sa labi niya. Nanlalamig ang kamay mo pero napakainit mo. Hindi ka okay. Stay here. Paolo? Pinigil niya ang iba pang reklamo nito ng isang halik na hindi nito inaasahan. He felt good kahit na mainit ang mga labi and he was really sure he missed her. Naramdaman pa niyang para dito sa gilid ng pisngi niya. Gigisingin na lang kita kapag handa ng pagkain mo. Malambing na sabi niya rito. Hindi na ito sumagot pa kaya iniwan niya na ito at pumunta na sa kusina. Hindi magawang gisingin ni Moira, si Paolo, na mahimbing na natutulog sa corner sofa niya. Kinuha na lang niya ang blanket niya at dahan-dahang ibinalot dito. Bahagya pa itong kumilos. Nangandit hindi na ito nagising. Napatingin siya sa mukha nito. Kung literal na napipiga ang puso ng isang tao kapag nasasaktan, ay baka siya na yon dahil sa nakita niyang pagod sa itsura nito. Magdamag siyang binantayan nito. She was touched and scared at the same time. Lumalawig ng pagkakakilala nilang dalawa. Alam na nito kung saan siya nakatira. Ngunit kahit ganoon, lubos ang pasalamat niya dahil sinasamahan siya nito. Noon lang may nag-alaga sa kanya. She would lose her heart if she did not rein in her emotions. Dahil sa nararamdaman niya ay maaaring hindi niya na iyon makontrol at mamalayan niya lang sarili niyang mahal niya na ito. Kung maaari lang lakapin lang niya ito at manatili sa tabi nito ay gagawin niya. Ngunit pilit niya yung tinatanggi sa sarili. Sa una pa lang na pagkikita nila ay hindi na ito nawala sa isip niya. Maayos ang pakiramdam niya kaya tumabas na siya ng kanyang silid. Hihintay na lang niya itong magising bago kausapin. Mahinang musika ang nagpagising kay Paolo. Mabilis siyang tumayo na mapansin niyang wala na ito sa silid. Inayos niyang blanket na nakabalot sa kanya at saka lumabas doon. Paglabas niya, hindi niya talaga nakita ang dalaga. Wala rin sa kusina, ngulit narinig pa rin niya ang mahihinang tugtog. Nilapitan yung laptop na nakapatong sa work table. Kung saan nanggagaling ang musika. Napansin niya nakauwang na pinto malapit sa kinilalagay ng laptop. Dahan-dahan siyang lumapit at saka sumilip doon. Madali namang silid, tila punong-puno ng dugo ang buong kwarto dahil pula ang buong paligid. Agad niyang napunan ang isang dark room yon. Nakatalikod sa kanya si Moira, tila abalang-abala na nakayuko at may hinahalo. Tahimik siyang pumasok ang silid. Agad napansin naman nakasabit at nide-develop pa lang na litrato. Lumingon sa gawin niya si Moira. Nakabukas ang pinto kaya paliwanag niya na malaking gulat ito. Hindi ito tumimik at muling tumalikod upang ito yung ginagawa. Mahirap yata akong alagaan. Mukhang napuyat ka. Wika nito at muling humarap sa kanya. Salamat. Okay ka na ba? Tanong niya. Nakangiting tumango ito.
Lumapit siya rito at may nakalublob na film sa harap nito. What's with this stuff? Nasa photography ka ba? Tanong niya. Hindi kasama sa report tungkol dito nasa photography ito. Niribot niyang panigid. Maraming litrato nakakalat sa buong kwarto. Hindi naman, hilig ko lang. Sagot nito. Nakita niyang picture ni Justin na nakadikit kasama ilan pang litrato. Pinagmasdan niya iyon. Yun ang mismong itsura ni Justin ang una niya ito makita. Kapatid ko yan, si Kuya Justin. Wika ni Moira mula sa likuran niya. Tumabito sa kanya at pinagmasdan din ang litrato. Namatay siya 7 years ago sa isang karera. Gusto niyang magsalita. Gustong magtanong. Pero ayaw lumabas ng mga salita mula sa bibig niya. Hindi niya magawang gumalaw para harapin si Moira. Natatakot siya sa emosyong maaari niyang makita sa mukha nito. Naratili lang siyang nakatingin sa litrato. Bata pa lang kami ni Kuya nang mamatay ang parents namin. Lumawas kami rito sa Manila nang sinusustentohan na kami ng auntie namin na nakatira sa California. Okay naman kahit kaming dalawa lang ang magkasama. Siya na naging magulang ko, pero hindi ko alam na may nililihim pala siya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulong ng tanong niya. Di pa rin siya tumitingin dito. Hindi ko alam na nangangarera siya noon. Akala ko sideline niyang pagtanggap ng paperwork sa mga klase niya kaya umaalis siya ng gabi. Wala ako masyadong kilala sa mga kaibigan niya. Hindi rin siya pala kwento tungkol sa personal na lalakad niya. Ang akala ko okay lang lahat dahil okay naman kami kapag magkasama o kaya nag-uusap kami. Hindi kami nag-aaway pero hindi rin namin pinakikialaman ng personal na buhay ng bawat isa. Dahan-dahan siyang lumingon dito dahil sa basag na tinig na narinig niya mula rito. That night, nagpaalam siya may lalakarin siyang importanteng bagay. Hindi ko maintindihan dahil yun ang unang pagkakataon na nagpaalam siya sa akin at parang ayaw ko siyang payagan ng gabing yun. Naisip ko magdahilan para hindi siya makaalis pero magdamag siyang hindi umuwi hanggang sa may dumating sa bahay at sinabing patay na raw ang kapatid ko. Walang salitang hinawakan niyang kamay nito at marahan yung pinisil. Naramdaman na lang niyang tila umiiyak ito. Lakas loob niyang tilingnan nito at nanikip na lang ang dibdib niya na makitang tumuturo ng mga luha nito. Hindi ko alam ang gagawin nun, Paolo. Ang gulo. Hindi ko alam kung paano sasagutin yung mga tanong ng polis. Hindi ko alam kung paano ko siya kukunin sa morgue. Hindi ko alam kung paano ko aasikasuhin ang burol niya. Kung sinong kakausapin, kung saan siya ililibing. Hindi ko alam kung sino-sino mga kasama niya noon. At ang masakit pa, nalaman kong gumagamit ng bawal na gamot si Kuya. Wala akong kaalam-alam na ginagawa niya mga bagay na yon. Umuwi ang auntie ko rito sa Pilipinas para asikasuhin ang lahat. Tinanong niya ako kung anong balak ko. Ang sabi ko gusto ko nang ipalibing na lang ng maayos ang kapatid ko. Gusto ni auntie na magsampa ng kaso laban sa organizer dahil nakalusot sa kanila nakadrug si Kuya nang lumaban. Pero naisip na rin namin na kasalanan na rin ni Kuya. At ano pang dahilan ng pagdedemanda kung patay na rin siya. Kaya naisip namin na makipag-ayos na lang sa kanila. Mabuti na lang din di napahamak yung kalaban niya. Mas mabigat na burden pa para sa amin. Pero naging mabait pa rin ang kapalaran para sa amin. Sa akin, kaya yun lang. Kakayanin ko naman siguro mag-isa. Tama lang siguro, hindi ko na alam ang tungkol sa mga maling ginagawa ng kapatid ko. Yun siguro ang gusto ni Kuya, para hindi na ako mas masaktan pa. At saka bata pa lang ako nun. Bakit di ka sumama sa auntie mo pagkatapos sa mga nangyari? Tanong niya. Kailangan pang ayusin ang legal papers ko noon at isa pa. Gusto ko ito pa rin ang gusto ni Kuya na maging math teacher. Sa ganong paraan, naibawi ko ang kapatid ko sa mga pagkakamali niya. I'm so sorry. Tanging na sabi niya. Tumingin to sa kanya at saka umiling. Bumitaw ito sa kanya at pinahid ang mga luha nito. That's alright. Wala na yon. Nangyari na. Naiyak lang ako kasi hindi ako sanay na nakukwento kung tungkol sa nangyayari. Kamusta ka na? Tanong niya. Naghibat balikat ito. Kung ano ako ngayon? Ayaw mo na bang gawin ang mga bagay na gusto mo talaga tulad ng photography? Don't you want change? Mukha kasi hindi ka masaya sa ginagawa mo. Nag-iwas na lang tingin. Di naman siguro. Halika na, nagduto na ako ng almusal. Pagkasabi niyon, tinilikuran na siya nito na lumabas ng darkroom. Paano niya ngayon sasabihin dito ang lihim niya? Pagpasok ni Moira sa isang restaurant sa Makati, sinilubong siya na excited na si Nadine. Kagagaling lang niya sa isang seminar tungkol sa photography, si Paolo ang tumulong sa kanya upang makasali sa naturang seminar. Ito rin nagkumbinsi sa kanya ituloy ang hilig niya sa photography dahil di raw may tatangi ang talento niya roon. Just make sure na good news ang sasabihin mo. Sabi niya rito nang salubungin siya nito at umupo na sila sa dulong bahagi ng restaurant. Kanina habang nasa forum siya, tumawag ito at sinabing may mahalagang bagay itong sasabihin sa kanya. Of course, here. Iniabot ito sa kanyang menu. Nakangiting tinanggap niya yon. Kamusta ang seminar? Tanong nito at saka tinawag ang waiter. Masaya. Ibinigay nilang order nila sa waiter at saka siya hinarap ng pinsan niya. Dapat noon mapaginawa yan.
I know. So anong drama mo? Tanong niya. See this? Kinikilig na pinakita nito sa kanyang isang kamay nito. May isa't itong white gold ring. Kanina galing yan? Kay Mike? Nakakunot noong tanong niya. Tumangot ang ito. Kasal ba ang ibig sabihin yan? What else? Naka-smid na sagot nito. I'm happy for you. Nakangiting wika niya at tumayo siya sa kaniyakap to. Thank you, ikaw, kailan? Tanong nito pagkaupo niya. Muntik niyang maibuga ang juice na kaiinom lang niya. Okay ka lang? Wala nga akong boyfriend, saka bata pa ako. Pupunta pa ako sa Amerika, hindi ba? Sagot niya na makahuma. At ano si Paolo, friend only? Nakakunot noong tanong nito. Oo, pwede nga, ang plastic mo. Tinilik niya ang mga mata niya. May isang buwan na rin madalas na nakakarating sa mga ito na lumalabas sila ni Paolo. Kuminsan pa nga magkasama sila dumarating sa ilang gatherings ng mga kaibigan ni Paolo. Wala namang tumututol sa kung anumang inaakala ng mga ito na mayroon sila ng binata. Natutuwa pa mga ito dahil bagay raw sila. Pero tuwing may magtatanong sa kanila kung anong tunay na namamagitan sa kanila ni Paolo, palagi niyang sinasagot ang mga ito na magkaibigan lang silang dalawa. Sigurado ka ba sa sagot mo? Sigurado kung walang romantic magnet na nangyayari sa inyo ni Paolo? Paungulit pa rin ni Nadine. Hindi yan na ito nasagot dahil dumating ng order nila. Ngunit nagtaka siya na makitang may takip pang order niya. Ganto pa rito? Pakitanggal na lang to, ani niya sa waiter. Kayo na lang po, ma'am. Nakangiting wika nito. Ganon? Tumingin siya sa pinsan niya. Ngunit nakating lang din to sa kanya. Napasinghap siya pagkakita niya isang red rose na may kasamang note pag-alas ng stainless steel cover. Don't be amazed just yet. Please look at the stage. Nagtatakang napatingin siya kay Nadine. Ano to? Tanong niya rito ngunit nagibit balikat lamang to. Muli niyang tinina ng papel at tinatawang stage sa sinasabi yon. Doon biglang napalitan ng ilaw at naging malamlam. At sa nangilaw ng spotlight sa gitna na mas mataas na part ng restaurant, lumantad ang isang magandang babae. Good evening. There's no greater love than when you feel heaven in your heart, and there's a man who feels that right now. This song is dedicated to Moira Santibanez. Pagkasabi niyon, tumingin sa kanyang babae at gumiti. Lalo siyang kinabahan. Hindi niya alam kung paano magsalita dahil gusto niyang malaman ang sunod na mangyayari. No greater love than this that you should lay down your life for someone such as me. I'd spend a lifetime wondering why. The beauty of heaven is here in my heart, and I know there can be no greater love than this. Pinipigil niyang kanyang hininga habang pinapakinggan ang magandang tinig ng babae. Mula sa gilid ng stage sa likuran ng babae, lumantad si Paolo. May hawak itong isang malaking pumpo ng pink roses at nakangiting tumingin sa kanya na parang siya lang ang tao sa restaurant. Nalatop niya ang kanyang bibig sa labis sa pagkabigla. Marahang lumapit si Paolo sa kanya. The beauty of heaven is here in my heart, and I know there can be no greater love than this. Pagsabay pa nito sa kanta ng babae habang nakatingin sa kanya. Parang gusto niyang maluha sa ginagawa nito para sa kanya. Nanginginig ang kamay niya nang tanggapin ang bulaklak habang nagpapalakpakan ng mga nararoon. Paolo, hindi ko maintindihan. Alam ko kasi hindi na kita basta mapapapayag na makipag-date sa akin. Kaya gantong pa rin naisip ko para hindi ka na makatanggi. Siguro naman sapat na muna to para maniwala ka na seryoso ako sa'yo. That I want a commitment. Bumuka ang bibig niya upang sumagot. Ngunit wala siyang mahagilap na salita. Napahagarbo niyon para lamang sa paghingi ng permiso niya upang makipag-date. Dumingon siya kay Nadine upang humingi ng tulong. Ngunit nakita niyang maluhaluha itong nakatingin sa kanila at tila kinikilig pa. I am proposing to you. Pwede ba kitang ligawan? Tanong ni Paolo. Nilingon niya ito. Paolo, may usapan tayo. Bakit lagi mong kinakalimutan yon? Hindi ako komportable sa ganito. Nakangiting wika niya sa mahinang tinig. Alam ko pero hindi ko kayang hindi gawin to eh. I just can't. Just give me a chance at kung lang mangyayari. Nagkiwit balikat ito. Okay lang. Wala namang masama, hindi ba? Bakit? Narilito ang tanong niya rito. Umiling ito. Just one date, Moira. Just one. Wala lang siyang naging reaksyon kundi ang tumawa dahil sa kawalan ng masabi. Maybe it was a chance. A chance to welcome someone into her life. Bakit nga ba hindi? Masaya naman siyang dumating si Paolo sa buhay niya. Saka na lang niya siguro iisipin kung ano maaaring mangyari kung ayaan niyang sariling mapalapit dito. Fine. Mahina lamang yun ngunit pinagtataka niya na marinig pa rin niyang halos lahat ng naroon kaya nagsigawan at nagpalakpakan ng mga to. But it's just a date. Wika niya sa gitna ng sigawan, naranim mo isang malaking proposal ang nangyari. Tumingin siya kay Paolo. Hindi maitago ang kasiyahan sa mga mata nito.
Hinawakan itong kamay niya at malambing iyong pinisel. He mouthed, "I love you" to her. Nag-iwasan lang siya ng tingin upang hindi lubos na umasa ang puso niya. It was only the beginning of an uncertain happiness. Nakangiting pinagbabasa ni Moira si Paolo habang nagpapalipad na sa Angola. Maaga itong dumating sa bahay niya. Nakasuot ito ng asul na polo shirt at faded jeans. At siya ay nakasuot isang lavender mini dress. Sila din pa ang bumili niyon para sa date nila ni Paolo. Pawisan na lumapit ito sa kanya. Hindi niya napigilan na sariling abutin ang towel sa balikat niya at ipunas dito. "Pahinga ka na muna," wika niya. "Alright," sagot nito ngunit bago ito lumayo, ngumuso pa ito na parang humihingi ng halik. Dihim na kinikilig na pinagbiyan na ito, ngunit sa pisngi lamang. Kumunot ang noon nito ngunit tumayo na rin upang ibaba ang saranggola. Tumayo na rin siya at tumupo sa wooden bench sa ilalim ng mayabong na puno. Pagbalik nito sa kanya, may dala na itong ilang pirasa ng loob na iba't ibang kulay na lobo. Iniabot nito yon sa kanya. "Ano na naman to?" Nangingiting talong niya habang titingnan ng mga lobo. "Eto, subukan mong putokin isa-isa," sabi habang iniabot sa kanyang isang pin. Tumalima siya at napaigtad ng may maglaglaga mga rose petals nang putokin niyang isang lobo. Ganon din ang ginawa niya sa iba at sabay-sabay na nagbagsakan sa kanilang rose petals. Natawa siya ng malakas. "Ubos na!" Parang batang sabi niya kay Paolo nang mabutok na niyang lahat ng mga lobo. "Oo nga!" Nakangiting wika nito at nagkatawanan silang dalawa. Pagkatapos, kinuha nito ang kamay niya at sabay silang naglakad sa park. Marami pa silang ginawa buong araw. Narong sinubukan nilang main attraction sa park na zipline at lumipad na parang walang pakialam. Nag-boating din sila at sumakay sa iba-ibang rides. Tila hindi sila napapagod na nilibot ang park para siyang bata na patakbo-takbo. Moira felt so happy. Noon lang niya naranasan na mag-enjoy ng ganon. Lumaki siya na mag-isa at hindi rin niya naranasan ng mga ganong bagay kahit ang nabubuhay pa ang Kuya Justin niya. "Ano nang gagawin natin dito?" Tanong niya kay Paolo pagdating nila sa Bayview ng isang mall sa Pasay. "Papadilim na noon." "Magpapahinga," sagot nito. Umupo sila sa nook ng isang restaurant na nakaharap sa bay. Binuksan nito ang dala nitong paper bag na hindi niya napansin kanina. "Ano ba yan?" Tanong niya kay Paolo na abala pa rin sa paper bag. Sasagot sanang binata ngunit lumapit ang crew sa restaurant sa kanila. "Isang milk tea shake with an extra straw," sabi nito sa crew. "Bakit isa lang?" Nagtatakang tanong niya pag alas ng crew. "Share na lang tayo." May inilabas itong kahon mula sa paper bag. "Ano? Nauuhaw na ako. Kulang sa akin yan, no?" Reklamo niya. "May ibibigay ako sa'yo." Anitong hindi pinansin ang sinabi niya. Binuksan itong isang kahon at nilabas ng isang pamabaing relo at isinuot sa kanya. "Magkapareho na tayo. In this way, lagi na tayong konektado sa isa't isa. Iisa ng oras natin," wika nito. Iniayos itong mga relo sa parehong oras. Pagkatapos sinuot sa kanyang relo, sinuot naman ito sa sarili ang panlalaking relo. "Paolo, hindi kita kayang bantayan oras-oras. Marami akong bagay na ginagawa. Ito lang ang paraan ko para palagi kita makasama. Kapag suot ko to, alam ko na hindi ko makakalimutan ang oras ko para sa'yo. This is my way of committing to you. Sabay nating harapin ang bawat araw. Mahalaga ang oras at mahalaga ka sa akin." Anito habang matamang nakatingin sa kanya. Napatuwid siya ng tayo. Sasagot sana siya pero dumating na ang crew at nilapag ang shake na in-order nila. Iniabot ni Paolo ang extra straw sa kanya. "Sabay tayo," sabi nito. Napangiti siya sa gusto nitong mangyari. Nangingiting nilagay niya ang straw sa shake at sabay silang uminom doon. Nakatingin pa sila sa isa't isa habang nag-uunahang makainom ng shake. Para silang mga bata na nag-aagawan. Siya ang naunang sumungko. Tinitigan siya nito. "Moira, alam ko ayaw mong marinig pero..." "Wow!" Bulalas na makakita ng fireworks sa langitan. Pinagpapasalamat niya yun dahil talagang ayaw niyang marinig ang sasabihin nito. Tumayo siya tumakbang ng ilan upang lalo makita ang nagaganda ang fireworks. Naging napahaganda ng araw para sa kanya. Masayang masaya siya kasama si Paolo at nagpapasalamat siya sa atensyong binigay nito sa kanya. Ngunit naroon pa rin ang takot at inhibisyon na nararamdaman niya. Napakisot siya nang bigla siyang yakapin ni Paolo mula sa kanyang likuran. She felt tiny kisses on her head, kasunod sa kanyang leeg. "I love you," anito sa tapat ng tenga niya. Napapikit siya. Humigpit ang yakap ito sa kanya. Hindi yan ang nagawang tanggihan dahil ganun din naman ang nararamdaman niya. Panay ang ring ng cellphone niya. Ngunit hindi niya yun napapansin dahil alam niya si Paolo ang tumatawag. "Bakit di mo muna sagutin yung tumatawag sa'yo? Mukhang emergency," ani Cathy.
Nakatayo tumalapit sa kanya at inaayos ang bulaklak na kukuhanan maya-maya. Busy ako. Maikling sagot niya at nagkuno rin abala. Tumawa lamang to. Nasa shop siya ni Nadine dahil inalok siya ng mga ito sa una niyang photoshoot. Ilalagay ang mga pictures sa website ng shop para sa online selling. Hindi niya iyon pinalampas dahil matagal na nang gustong gawin. Bukod pa sa gusto niyang subukan ang mga tutunan sa ilang seminar at workshops na sinalihan niya sa tulong na din ni Paolo. Muling tumunog ang cellphone niya. Nag-iwas siya ng tingin kay Cathy na mapansin niya ang makahulugang tingin nito sa kanya. Bakit iniiwasan mo si Paolo? Tanong nito habang hawak ang bulaklak na kasalukoy niyang kinukunan ng litrato. Busy nga ako. Ang hilig mo talagang mag-deny, no? Di ka naman artista? Komento nito. Hindi. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sagot niya. Tumawa to. Alam mo, tama si Nadine. Nakaupo nito at pinapanood na lang ginagawa niya. Na ano? Na denial queen ka? Sagot nito. Siya naman ang tumawa. Bahala nga kayo. Hindi ko kayo pipilitin kung ayaw ninyong maniwala basta para sa akin, we're just friends. Pero hindi yan ang nakikita namin sa inyong dalawa. Come on, Moira. Paolo seems to be all over you and it seems like you are enjoying it. Tumawa siya ng malakas. Kat! Bakit ba? Ano ba kung may romantic something na kayo? You're both single. Anong mali? Maganda nga yan eh, malaki may tutulong mo kay Paolo. Nakakunot na ang nilingon niya ito. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam? O siguro ayaw lang ibuking ni Paolo ang sarili niya sa'yo? Na ano? Nanonood yung tiringnan siya nito. Uy, interesado. Ba't mo gustong malaman? Kat! Alright. Paolo used to be a problem child. Hindi kasi sila magkasunod dito si Gerald. Kaya na nag-aral pa lang siya, puro problema binibigay niya sa pamilya niya. Bakit? Wala siyang ideya gano'n ang buhay ni Paolo noon. Hindi kasi ito nagkukwento sa kanya. Di rin naman siya nagtatanong. Iniiwasan kasi niyang lubos na makilalang binata dahil natatakot siya na lumalim ang kanyang nararamdaman para dito. Gusto ng daddy niya na maging abogado siya. Pero iba ang gusto ni Paolo. That simple. Kaya ang resulta nag-aaway sila. Mabuti na lang at laging present si Travis para maging referee. Sino si Travis? Tanong pa rin niya. Hindi mo rin alam? Ano bang pinag-uusapan ninyong dalawa? Kailan magugunaw ang mundo? Kuya niya si Travis. Nakataas kinilasagot ito sa kanya. Hindi na siya nagtanong ulit dahil nahulog na siya sa malalim pag-iisip. Paolo made her smile every time. Walang oras na malungkot siya kapag ito ang kasama at kakwentuhan. They talked about so many things, maliban sa personal na bagay. May mga pagkakataon nagbubukas na ng isipin tungkol sa pamilya nito, ngunit iniibagan niya ang usapan. Pero ngayon nagkaroon siya ng interes sa malaman ang maraming bagay tungkol dito dahil sa sinabi ni Cathy sa kanya. Hi! Bati rin na din nakakapasok lang sa shop. May dala tong dalawang paper bag. Wow, food! Excited, nabulalas ni Cathy na makilalang paper bag na bitbit din Nadine. Sinalubong nito ang pinsan niya. Akin ang roasted chicken. Bili ni Nadine kay Cathy habang papalapit sa kanya. Gumitito na makita mga bulaklak na kinukuhaan niya. Kamusta ang newly appointed photographer? Discount naman ha? Tumawa siya. Sira. Mabuti na lang sinipag sikat na mag-arrange. Komento ng pinsan habang pinagmamasa ng mga bulaklak. Hindi kasi ito madalas na makadalaw sa shop na labala ito sa paghanda sa kasal nito. Nads, ano nangyari kay Paolo noon? Mula sa kung saan na itanong niya. Nabigla rin siya sa ginawa niya ngunit huli na para bawiin pa iyon. Nakakulot ang noon tumingin to sa kanya. Nangyari? Nabanggit ni Kat na pasaway raw siya dati? Ah, tumangutango ito. Bakit mo na itanong? Wala lang. Patay mali siyang sagot niya. Pasimpleng tirinan niya to habang kunwa panayang kuha ng litrato. Mukha namang di siya nahalata nito. Hindi naging madali kay Paolo ang buhay niya noon. Sabi ni Nadine. Natigil siya sa ginagawa at pinakinggan to. Alam mo ba ngayon ang ulit nag-drive si Paolo? Mahilig siya sa racing noon. Yun ang gusto niya kaysa maging abogado. Hindi namin dapat maging masama reputasyon niya kung hindi nakailamang daddy niya sa kanya. Hindi niya magawa ang gusto niya dahil hindi sila nagkakaintindihan ng daddy niya kaya ayun, nagre-rebelde. Paano mo nasabi na nakibit balikat siya? Hindi naging madali ang buhay niya. Naging seryoso si Nadine. Dahil sa huli siya rin ang nagsisi. Siguro maganda na rin humingi na lang siya ng tawad. Okay naman ang lahat eh. He seemed alright now. Lalo na ngayong nasa eksena ka na. She chuckled. Anong kinalaman ko? Inspiration? Arte mo? Nagkaroon ng trauma si Paolo na maaksidente siya sa racing. Sabi nito. Natigilan siya. Walang nabanggit noon si Paolo tungkol sa aksidente nito noong nakwento niya tungkol sa kuya niya. Parang yung nangyari kay kuya noon.
Nagkibit-balik at si Nadine. Siguro, hindi ko alam ang buong pangyayari na ikwento lang sa akin ni Mike. Namayani ang katahimikan sa pagitan na ng pinsan niya. Ituloy mo na ang ginagawa mo. Kapag kway, sabi nito na parang wala nang ganang ituloy pang usapan. No pictures, no check. Tumawa na lang siya sa biro nito at tinuloy ang ginagawa kahit na nasa isip pa rin na pag-usapan nila. Tiningnan niya ang cellphone niya. Hindi na tumatawag si Paolo. Marahil sumuko nito sa pagtawag sa kanya. Namangha si Moira nang buksan niya ang regalong bigay ni Paolo. Isang package ng latest model ng DSLR. Napatingin siya rito. Hindi ko yata matatanggap to. Bakit? Ayaw mo? Nag-aaral lang tanong nito. Bumuntong hininga siya. No, I mean, sobra naman yata to. This is too expensive. Paolo winced. Malaki ang may tutulong yan sa'yo. Hindi ko binili yan para lang sabihin mong mahal. Bakit di mo na lang ako pasamlatan? Natilihan siya sa sinabi nito. Di agad nakapagsalita. Tila hindi rito nagustuhan ang sinabi niya. Sorry, thank you. Ani at nag-iwas ang tingin at sumandal sa upo ng kotse. Mabigat ang loob na nagbuga siya ng hangin. Maya-maya umibis siya ng kotse tumarap sa Manila Bay kahit madilim. Moira? Tawag ni Paolo sa likuran niya. Di niya ito pinansin. Sa halip naglakad siya palayo rito. Nainis siya sa inasal nito. Hindi rin maintindihan kung bakit ganun ang naging reaksyon nito. She never asked him for anything. She was only reacting to what he did. Moira? Tawag pa rin ito sa kanya, ngunit patuloy pa rin siya sa paglalakad. Narating niya ang baybay ng bay at tumupo sa seawall. Wala siyang pakialam kahit madilim na sa parating yon. Huminga siya ng malalim. Yun ang kinatatakutan niyang mangyari, ang magkaroon ng emotional attachment sa pagitan nilang dalawa. Ang isipin at damdamin na reaksyon sa bawat gagawin ng isa. Ang pahalaga ng nararamdaman ng isa't isa. Ang mag-away, ang conflict. I'm sorry, hindi ko dapat sinabi yon. I only thought na magugustuhan mo. Gusto ko lang naman na mapasaya ka. Wika ni Paolo mula sa kanyang likuran. Muli siyang napabuntong hininga. Wala yun. Nagbuntong hininga to ng malakas. Lumapit sa tabi niya. Pareho na nilang tinatanong madilim na bay. Tanging ilaw na nanggagaling sa gusali malapit sa lugar ang makikita nila at narinig ang malakas sa paghampas ng alon. Birthday ni Daddy sa Sabado. Naganda ng party si Mommy para sa kanya. Pwede ka bang pumunta? Wika nito pagkalipas ng ilang sandaling katahimikan. Hindi mo nabanggit na naaksidente ka noon. Pag-iiba niya ng usapan. Ayaw niyang pumunta dahil ayaw niyang makilala ang mga magulang nito. Parang di pa siya handa. Matagal na yon. Magulo pa ang isip ko noon. Tila umiiwas sa sagot nito. Marami ka nang naikwento sa akin pero bakit hindi mo nasabi tukol sa aksidente mo? Gusto niyang masagot ang sariling tanong kung bakit hindi na siya natahimik nang malaman na nangyari ang aksidente rito. Kung marahil dahil ganun din ang sinapit ng kapatid niya ay hindi niya alam. Hindi ito sumagot. Bahagya niya itong tinignan. May naiisip siyang pag-alinlangan sa mga mata nito. Parang may nais nang sabihin ulit tila may pumipigil lamang dito. Okay lang kung ayaw mong sabihin. Sabi na lamang niya. Hindi sa ganun. Hindi ganun kadaling sabihin ang tukos na nangyari. But heaven knows how much I wanted to tell you about it. Hindi ko lang siguro kung maiintindihan mo. She laughed bitterly. How would you know? Kilala mo ba ako? Yun na nga eh. Hanggang ngayon mababa pa rin ang tingin mo sa kung anong meron tayo. Mababakas ang pait sa tinig ito. Sanay ako mag-isa, Paolo. That is why I hate commitments. Alam na alam mo yan. Sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang lumingaw ng binata sa kanya. Umuwo ito patalikod sa bay. Nanatiling nakatayo at hindi ito tinatapunin ang tingin. I am trying to do my part, Moira. Sinusubukan kong kunin ang tiwala mo na hindi ko maintindihan kung bakit hirap na hirap kang ibigay sa iba, lalo na sa akin. Bakit? Para saan pa? He sighed deeply. Sinabi kong mahal kita. Lihim na nahigit niya ang kanyang hininga sa sinabi nito. Walang kaalam-alam si Paolo sa epekto niyon sa kanya. Ni sa bawat oras at bawat araw, naiisip niya iyon na walang hanggan ang kasiyahan niya sa lahat ng binibigay rito. Na hindi lang niya maamin na mahal niya na to. Moira? Tinukod ito ang mga siko sa tuhod habang sapo na mga kamay ang mukha nito. Eh, hindi ko kaya, sabi niya saka tumalikod at nagmamadaling lumayo. Nagiinit ang sulok ng kanyang mga mata hanggang sa tila na nalabo ng paningin niya. Pinigilan niyang pumatak ang mga luha niya. Moira! Tawag ni Paolo sa kanya at saka siya pinigilan ito sa braso. Pumiksi siya. Mahirap pang intindihan, Paolo. Akala ko ba okay tayo? Pumayag ka sa note commitment, hindi ba? Bakit ngayon may demands ka na? Naiinis pang talong niya habang nangingilid ng mga luha. Hindi ako naghahanap. I only said I love you. Galit na rin sagot nito. That's exactly it.
Inaasahan mo na sasabihin kong mahal din kita? Bakit hindi ba? Natigilan siya. Tumalikod upang di nito makita ang pagluha niya. Di niya na alam ko nung iisipin kung paano pakikisamahan na sariling damdamin. Sarap na maraming taon sa buhay niya, hindi siya nag-isip ng ganon o naguluhan man lang. Sinanay niya ang sariling hindi pinangangalagaan ng damdamin dahil baka maiwan din siya sa bandang huli. Hindi din ako nararapat sa pagmamahal mo. Malakas ang loob na wika niya. Nagbuga siya ng hangin upang bawiin ang sarili, saka humarap dito. Sinasabi mo bang magmahal na lang ako ng iba? Ibaling ko na lang sa ibang nararamdaman ko sa'yo na makipagtalik ako sa ibang babae kahit na ikaw ang iniisip ko. Gusto mong yun ang gawin ko? You want me to hurt someone else while I'm hurting myself. Moira, that's unfair. Unfair. Naghihinanakit na wika nito. Sasaktan lang kita. Hindi ko kayang ibalik ang mga binibigay mo. Hindi ko nga alam kung anong klaseng buhay meron ako. Kaya itinutulak mo ako palayo? Pumikit siya ng mariin. Naguguluhang sinuklay niya ang sariling buhok. It is better this way. Hindi ito umimik at parang sasabog ang puso niya. Kung sa galit, sa inis, sa takot at sa pag-aalinlangan ay hindi niya alam. Alright. Malamig na sabi nito pagkalipas sa mahabang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nag-angat siya ng tingin dito. Iintindihan ko ang sinasabi mo. Kahit nahihirapan akong paniwalaan ang sinabi mong hindi mo ako mahal, sige, hahayaan na kita. Parang pinigan ang kamay na bakal ang puso niya dahil sa sinabi nito. Nakikita niya na kahit ito'y naguguluhan at nahihirapan na. Gusto niya itong daluhan upang sabihing bawiin na lang nito ang sinabi na hindi rin niya kayang makita na sasaktan to, pero hindi niya magawa. Hindi pa niya kaya dahil takot pa rin ang puso niya na magtiwala at maiwan ulit nag-iisa. I am still inviting you to the party. Inaasahan ni Daddy na may kasama ako. Hiniling pa niya na yun ang regalo ko sa kanya. To bring my special someone. At ikaw yon, Moira. Hindi ko pwedeng biguin ng daddy ko. Marami na akong naging kasalanan. Ito na marami ng isang paraan ko para makabawi sa kanya. Sana mapagbigyan mo ko. Bibiguin mo rin siya. Lalulan lamang tayo. Mabigat sa loob na wika niya. At least na ipaklala kita sa kanila. At napakita ko kung gano'ng kakahalaga sa akin. Even for just one night, Moira, magpanggap ka man lang sanang mahal mo ko. He said, his voice almost breaking. Maghihintay ako. Huwag kang umasa. Sagot nga tulang lingon-likod siya naglakad palayo sa binata. Saka niya ang tumulo ang mga luhang kalinda pang nagbabadyang pumatak. Himik na lumabas si Moira sa ballroom kasi ang ginaganap ang engagement party ni Nadine at Mike. Masayang lahat. Ngunit di niya magawang magsaya tulad ng mga naroon. Mas pinili niyang doon dumalo kaysa pagbiyan ng paanyayan ni Paolo na dumalo sa karawan ng daddy nito. Nagkataon kasing sabay ginanap ang dalawang okasyon kaya nagkaroon sila ng dahilan pang di makapunta kay ni Paolo. Di niya alam kung paano pakikitungo ng nararamdaman niya. She was sure Paolo had gotten the most treasured part of her heart now. Ngunit kailangan pa niyang matutuhan kung paano ito tanggapin sa buhay niya. Pagsisihan man niyang ginawang pagtataboy rito ay huli na. Nasaktan na niya ito. Pababa siya na handa na makita niya sa malaking salamin ang ayos niya. Pinagbasta niya ang sarili. Suot ng isang printed v-neck dress that was a combination of gray, green, and purple. Ngunit kung gano'ng kagandang itsura niya, hindi rin totoong nararamdaman niya. Hindi bagay ang itsura ng mukha mo sa okasyon. Aning na din mula sa likuran niya. Nilingon niya ito. I'm sorry, hindi lang magandang gising ko. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba hinahanap ni Mike? Alika nga. Hinila siya nito at pinupo sa pandalawahang sofa. Nads, doon ka na nga sa loob. Engagement party mo ngayon. Alam ko, pero kailan kong katukin yung kukuti ko. Alam ko na si Paolo ang dahilan kaya wala ka sa sarili mo. Hindi siya kumibo. Moira, ba't di ka pumunta kayo sa kanila? Mag-usap kayo. Nasabi niya narito ang tukos sa birthday ng daddy ni Paolo. Tumawa siya ng pilit. Sira ka talaga. Paano ang party mo? Ako ang ikakasal dito, hindi ikaw. Matutuloy ang party nito kahit wala ka. Now go. Hinihintay ka ni Paolo. Nads naman. Moira, please, makinig ka naman sa akin. Hindi ka ba napapagod na laging umiiwas at tumatanggi sa kanya? Kilalang kilala kita at alam na alam ko ang dahilan mo. Nasanay kang mag-isa. Natatakot ka baka iwan ka rin ni Paolo. Pero Moira, hindi ka ba masaya na sa unang pagkakataon may isang taong nagpapasaya sa'yo? Ngayon nga lang kita nakitang ganyan eh. Aminin mo na may nararamdaman ka rin sa kanya. Subukan mo na man-appreciate lahat ng ginagawa ni Paolo para sa'yo. Stop hurting him. Sarili mo rin ang sinasaktan mo. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang lahat ng sinasabi nito. Naisandal niyang ulo sa sofa at napagbuntong hininga. Umalis ka na ngayon habang maaga pa. Mahahabol mo pang party. Ipapahatid na kita sa driver ko. Siguro naman di ka pababayaan ni Paolo ron.
Nilingon niya ito. Sa tingin ko, hindi niya nagustong pumunta ako ron. Galit siya sa akin. Di na kami nag-uusap. Walang tawag o text. Wag na lang. Nag-aatabi ng wika niya. Pambihira naman, Moira. Di ka naman sigurado. Inimbata ka niya. Kaya kung galit man siya o wala siya magagawa kung bagla ka magpakita roon. Are you sure? Moira, huwag mo nga akong tanungin. Go now. Naiirit ang pagtatabon nito sa kanya. Wala siya nagawa kundi sundin to. Tinawagan ito ang driver at sinabing ihatid siya. Salamat. Kinakabang sabi ni Moira sa driver ni Nadine pagdating sa malaking bahay ng mga Lorenzana sa Fairview. Ngumiti ito tahimik na umalis. Kahit nakatayo na siya sa harap na malaking gate na bakal ng bahay, nag-aatubili pa rin siya kung tutuloy siya o hindi. Tigil lang hiningang lumapit siya sa guard. Agad daw ngumiti sa kanya. Good evening, ma'am. Invitation po? Wala po eh, sagot niya. Ganun po ba? Ano bang pangalan nila, ma'am? Tanong ulit ito at binuklat ang marahil master list ng mga imbitado. May hinala siyang wala ang pangalan niya roon. Moira Santibanez, pero sa tingin ko, wala ang pangalan ko dyan. Tumango ito. Oo nga, ma'am. Wala rito ang pangalan niyo. Boss, baka naman po pwede niyo na akong papasukin. Gusto ko lang makausap si Paolo. Kilala niya ako at saka hindi naman ako magtatagal. May kailangan lang ako sabihin, promise. Hindi ako manggugulo. Pakiusap niya sa guard. Tumingin sa kanya ang guard na parang nag-iisip. Bahaga siyang nairita. Marahil dahil na rin sa gulo ng isip niya kaya siya nagkakaganoon. Hindi na nag-iisip at walang pasabing nilampasan niya ang guard at saka pumasok sa loob. Ma'am! Tawag pa sa kanya ng guard ngunit wala na itong magawa dahil mabilis siyang nakalayo. Hindi na siya nasawin ito dahil sinilubong na siya ng mga bisita. Pasimple siyang lumingon-lingon sa paligid na tinanap si Paolo. Maraming tao at magarbong ayos ng garden na sa harap na malaking classic inspired na bahay. Hindi niya alam kung sinong kakausapin at paano magtatanong. Isang usher ang papasalubong sa kanya na may dalang tray na mga baso na naglalaman ng alak. Ngumiti siya dito at kumuha ng isa. Nakita mo ba si Paolo? Kasama ko siya kanina pero nawala siya. Patay mali siyang tanong niya rito habang sumisimsim ng alak. Si Sir Paolo po? Nasa loob po, kausap ni Ma'am Sari. Nakangiting tugon ito sa kasiyatan ni likuran. Sari? Tanong ng isip niya. Hindi niya na masyadong inabala ang sarili kakaisip kung sino man yun. Naglakad na lang siya papasok sa loob ng bahay para hanapin si Paolo. Hi there! Napalingon siya sa pinanggalingan ng tinig. Isang gwapong lalaki na ka-three-piece suit ang nakatayo malapit sa kanya. Bahagya ito nakangiti sa kanya. Ngilitian din niya ito. You look like you're looking for someone. May kasama ka ba? Tanong nito sa kanya. Meron sana. Actually, naimbita lang ako kaso late ako kaya hinahanap ko siya. Hindi pa nga niya alam na rito na ako eh. Paliwanag niya. Sino? By the way, I'm Travis Lorenzana. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Napaawang mga labi niya. Eto palang kuya ni Paolo. She never thought he would be this appealing. May saritong angking kopuhan tulad ni Paolo. Ngunit mas seryoso itong tingnan kaysa kay Paolo. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Oh, ako si Moira Santibanez. Si Paolo nag-invite sa akin dito. Now I know. Makahulugang tilingnan siya nito. Parang di dito sa kanya sinasabi yon kundi sa sarili nito. Hindi kaya kilala na siya nito? Excuse me, anong ibig mong sabihin? Nakilala ko na rin ang babaeng nagpapaguro sa isip ng kapatid ko. Nakangiting sabi nito. Hindi niya alam kung biro o insulto bang sinabi nitong iyon. Huwag mo sanang masamay ng sinabi ko. Wala akong ibig sabihing masama ron. Minsan talaga ibang magbiro ang tadhana eh. I only hope that whatever it is that's going on between you and my brother is the best for the both of you. Napakarutoo siya sa mga sinasabi nito. Parang kilala siya ni Travis ngunit sigurado naman siya na hindi pa niya ito nakikita kahit kailan. He is inside, sabi nito. Pwede ko ba siyang puntahan? Ngumiti ito. Sure. Salamat. Bago sa tuloy yung maglakad palayo kay Travis, naganap siya na maaaring pag-iwanan ng baso ng alak na hawak niya. Kinuha ni Travis ang baso sa kanya. Ako lang bahala rito. Nakangiting sabi nito. Salamat ulit. Nasabi na lamang niya. It is almost 10. Hindi ka pa rin tinatawagan? Sa tingin mo ba hindi na talaga siya darating? Eh, tawagan ko kaya. Talong ni Paolo kay Sari habang pinapanood nila ang mga magulang niya nagsasalita sa microphone at nagpapasalamat sa mga bisita. Pirit pa rin niyang binibigyan ng pag-asa ng sarili niya na darating pa rin si Moira. Wala rin siyang alam tungkol sa lihim mo. Paano? Kastigo ni Sari sa kanya. Nagbuga siya ng hangin bilang tugon dito. Inimasimas itong batok nito.
Galing ako sa punto ni Justin kanina. I prayed for him and explained everything to him. Sana lang maintindihan niya kung hindi ko sinasadya na makilalang kapatid niya sa gantong sitwasyon. Hindi ko rin ginusto na mahalin siya. Dapat sinabi mo na kay Moira ng mas maa. Anis Harry habang nakikisabay sila sa pagpapalakpakan ng pagkatapos magsalita ng mga magulang niya. At ano, para lalo siyang lumayo sa akin? She hates what happened, kaya nga naging ganon siya katigas. Humarap ito sa kanya. Tried Travis save me for myself. Naramdaman ko kung paano ko sinubukan baguhin. He did everything. Naglihim din siya sa'yo, remember? Tumawa pa ito ng malakas. Dahil mahal niya ako. Dahil mahal niya. Mahal ko rin si Moira, kaya hindi ko maamin ako ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid niya. Wala kang kasalanan. Nagkataon lang naroon ka ng mangyari yun. Paolo, hindi ka ba nasasaktan na wala siya ngayon? Go to her. Ang totoo, hindi na namin matagalan na ganyan ka. Lara na ang kuya mo. Siguro nga mahal mo talaga siya. Sundin mo na ako ng nararamdaman mo. Huwag mo na lang alalahanin pa ang sila mami. Alam naman nilang nangyayari at maintindihan din nila kung anong desisyon mo. Nabuhayin siya ng loob sa mga sinabi ni Sari. Tama ito. Tama na ipaglaban niya nararamdaman niya para kay Moira. Hinawakan niyang balikat ito at akmang tatalikod na siya nang mapansin niya si Moira na tahimik na nakatingin sa kanila. Nanigas ang buong katawan niya. Gaano nito katagal sa kinatatayuan nito? Narinig ba nitong lahat ng pinag-uusapan nila ni Sari? Moira? Nanginginig na wika niya. Nagmamadaling nilapitan niya ito. Mababakas sa mukha nitong nagbabadyang galit. Pakiramdam niya, pinanawan siya ng kulay dahil sa ekspresyon ng kanyang mukha. Nagpapaliwanag ako. Bungad niya dito. Kailang kanyang hawakan ang braso nito, ngunit umiwas ito. At least ngayon, hindi mo na kailan pang isipin kung paano sasabihin sa akin ang totoo. Nagtitimping wika nito sa kanya. Hindi sa ganun. Hindi mo naiintindihan. Oo, hindi. Hindi ko makuha kung bakit kailangan mo magsinungaling. Mapaklang sabi nito. Tumalikod ako at taglakad palayo. Hinabol niya ito ngunit mabilis sa mga hakbang nito. Nahirapan siyang sundan to dahil bumabangga siya sa mga bisita. Sasabihin ko rin sa'yo, wala lang akong pagkakataon. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Natatarantang wika niya habang umaagapay dito. Pagkakataon? Okay, fine. Tumigil to at tumarap sa kanya. Pagkakataon mo na. Mumuka ang bibig niya pa magsalita, ngunit naumid siya. Narito siya dal sa labis at tinasa ang pangyayari at sa sakit na nasasalamin niya sa mga mata ni Moira. Come on! Sigaw nito. Tumaas baba ang dibdib nito sa galit. Huwag tayo rito mag-usap. Hinili niya ito sa likod ng bahagi ng garden bago pa sila makaago ang atensyon. Pumiksi ito. Bitiwan mo ko. Tiningnan siya rito at lamamula na ang mga mata nito, tira nagbabadya ng umiyak. It was the first time that he saw her so angry and in pain. Bigla itong tumalikod sa kanya. Moira? Alam mo ba kung bakit ako narito ngayon? Humikbi ito. Dahil lang akala ko magiging masaya na ako ngayong gabi. Nagpunta ra ako dito na naniwala ako na totoong mahalaga ako sa'yo. Ang akala ko naging totoo ka sa'kin, pero ano to? Harap ito sa kanya. Anong kinilaman mo sa pagkamatay ng kapatid ko? Moira, ako ang... Lumunok siya. Ako ang kalaban ng kuya mo sa race na yon. Pero nangyari aksidente. Mabilis ang mga pangyayari. Nagulat din ako at tinala ko sa ospital dahil binugbog ako ng mga kasama ng kuya mo. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon para makabalita dahil pinagbawal ni Daddy na pag-usapan na nangyari. Hanggang sa ipadala na ako sa Russia. Ako naghanap ng information tungkol sa kuya mo nang makabalik ako. Pero nagkakilala na tayo bago ko na lamang ikaw ang kapatid niya. Ginawa mo yun dahil sa konsensya, ganun ba? Mababakas ang pangungutya at panalait sa tinig ito. I've been through a lot, Moira. Hindi naging madali ang lahat. Hindi maayos ang buhay ko noon at gusto ko makilala si Justin. Kahit uli na dahil nakita ko sa kanya na mabuti siyang tao. Yes, Moira. Kahit kano nagkamali ang kuya mo sa ilang bagay, he deserved a second chance. Pero hindi nangyari yun. I feel guilty dahil kailan pang may mamatay bago ko magising at ayusin ang buhay ko. Na kailangan pa kitang makilala at mahalin ng ganito. It was not my choice, Moira. Puso ko nagmahal sa'yo. I did not plan this. Hindi madali mag-isa, Paolo. Mahirap mangulila. Pero wala ko ibang pwedeng gawin kundi ituloy ang buhay ko. Pililit kong masanay, I don't deserve this. At di ako dapat naniniwala sa'yo. Ang tanga ko na pumunta pa ako rito dahil ang akala ko, mahal mo ko. Totoong lahat ng pinakita ko sa'yo. At totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko pinilit ang sarili kong gawin ang lahat ng pinakita ko sa'yo. Sinunod ko lamang kung anong nararamdaman ko at totoong mahal kita.
Tila hirap tong umakbang papalapit sa kanya. Nag-iwa siya ng tiyendal tila napapasok siya sa mga mata nito. Ngunit tinignan ulit niya ito dahil gusto niyang makita kung meron man itong pagmamahal sa kanya. What about honesty? Truth? Sa una pa lang naging totoo na ako at umasa akong galon ka rin. Pero niloko mo ako sa kanya. Naghihinan na kita sambat ito. Sasabihin ko na dapat ngayon ang totoo. Bigla lang naguguluhang sagot niya habang umiiling. Nanaig ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Patuloy lang ito sa pag-iyak. Naratiling tahimik ito at nakaiwa sa kanya. Pumibigit ito at panayang buntong hininga. Lumapit ito sa kanya, ngunit hindi siya tinapunan ng tingin. Hindi mo ako totoong mahal. Nagigilty ka lang pero tulad ng sinabi mo, aksidente ang nangyari. Hindi kita pa pwedeng sisihin sa nangyari. Pero hindi madaling tanggapin ang nalaman ko. Ikaw ang dahilan kung bakit mag-isa na lang ako ngayon. Kung bakit ako nagkaganito. Mayra, I'm so sorry. No, no. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi totoong lahat na nangyari sa atin. This was all a lie. Kahit ikaw hindi ka totoo. Anito at saka siya iniwan. Mayra, sandali. Huwag ganito, Mayra. Natatarantang tawag niya rito ngunit nagpatuloy lang ito sa paglayo sa kanya. Wala siya nagawa kundi panoorin ang paglayo nito. Pinilit ituloy ni Mayra ang buhay niya. Pinilit niyang diindahin ang sakit na nangyari. She had to feel alright. Yun ang tayo niya magagawa dahil yung tinuturo ng kapalaran sa kanya. She had to deal with everything all by herself. Kahit ako minsan ay kasinungalingan na. Umuwi siya ng Davao pang ayusan ilang property na naiwan ng kanyang mga magulang. Naratili siya roon ng 2 buwan. Binenta niya ang bahay nila roon. Sa tulong ni Nardine at Cathy, natuloy niya ang photography. Maraming kilalang kliyente ang mga ito para sa serbisyo niya. Inalok pa nga siya ni Cathy na mamuhunan sa isang photo studio, ngunit tinanggihan niya. Dahil napag-isipan niyang asikasuhin, ang visa niya pang makalisa siya ng Pilipinas. Dapat talaga matagal niya nang ginawa iyon. Hindi mo niya naisip noon na magandang pa siyang manirahan kasamang auntie niya sa ibang bansa. Ngayon marahil yun ang pinakamagandang gawin. Mag-iipon na lang siya ng experience upang doon ay pagpatuloy ang photography. Isa pa, mas mahihirapan siyang lumimot kung nasa bansa siya. Walang araw na hindi siya nangungulila kay Paolo. Narong bigla matutulala siya at makakaramdam ng kirot sa puso niya. Maisip lang ang pangalan nito. Gumigising man siya tuwing umaga, walang sigla naman niyang hinaharap ang bawat paghapon. Sinikap niyang gawing abala ang sarili upang maiwasan niya ang pag-iisip kay Paolo. Naging abala na rin sila din para sa nilalapit nitong kasal, ngunit madalas pa rin sila nakikita nito. Tuwing weekend, dinadalo niyang flower shop nito. Kuminsan naman mamasyal sila at tuwing magkasama sila, iniiwasan nilang mapag-usapan ang kahit anong tungkol kay Paolo. Marahil respeto na rin naman ito sa kanya dahil masyadong sensitibo dahilan kung bakit ang apaan nangyayari ang lahat. They just talk about things happy and plans in life. May dinidate ka na ba, Moira? Tanong ni Cathy sa kanya habang kumakain sila sa pizza parlor. Isang matabang na ngiti ang sinagot niya. Hindi niya ata sumagi sa isip niya ang kahit ano tungkol sa pakikipagrelasyon pagkatapos masaktan kay Paolo. At isa pa, mahal rin niya ito. Tell those guys I'm sorry. Hindi interesado ang pizza ko sa kanila. Ani na din at saka kumagat sa pizza nito. Tumawa silang tatlong, girl. Bakit nga ba parang alone in the woods ka pa rin? Tanong ulit ni Cathy. She sighed. Siguro kailangan ko pa ng mas matagal na panahon. Really now, huh? Okay, let's have a drink to that. Cheers! Anong pinsan niya? Inangat itong baso ng Four Seasons. Naiiling na inangat niyang baso niya at sabay-sabay silang uminom. Nagkakasiyahan sila na may lumapit na lalaki sa mesa nila, saka kumanta. The man was wearing blue shirt and a denim pants. Gwapo to sa tingin niya. His smile was genuine at ang maganda nitong boses. Feel so different being here. I'm so used to being next to you. Life for me is not the same. There's no one to turn to. Don't know why I let it go too far. Starting over is too hard. Seems everywhere I try to go, I keep thinking of you. Ngiti-ngiti si Nadine. Si Cathy naman umiindak pa habang pinakinggan ang update na kanta. Biglang sumaglit sa isip niya nung hinarana siya ni Paolo sa isang restaurant. Mabilis na nang balik ang nakakakarig na pakiramdam. Ngunit mabilis din niyang binawi iyon. Nahiling niyang sana hindi lang nangyari ang lahat. Dila lang sana niya nakilala ang binata at tinuruan siyang magmahal. Binuksan ni Paolo ang nakatagong bahagi ng pagkatao niya na marunong magpahalaga. Ngunit mahirap tanggapin na sa likod ng pagmamahal nito, naroon na ibang dahilan, guilt. Nagpalakpak ng lahat pagkatapos kumanta ng lalaki. Nakangiting imukudot, nakasaka na gamot ng ulo. Binigampot ang standing ovation ni Cathy. Ang galing mo naman, Mr. Ani Nadine. Jacob, pasensya na sa istorbo ha, solicitation lang po.
Tinanggal nito ang sunod na kamukap at nilahad sa harapan nila. Napahawak sa dibdib si Cathy at natawa naman sila. Umiiling na nilagyan nila ng pera ang sombrero. Thank you. Para to sa Hopeful Morning Foundation na tinutulungan namin. We had permission from the manager of this store para gawin to. We trained poor talented kids para kahit paano matupad nilang pangarap nila. Thank you again, malaking tulong to. Ana Jacob sa kanila. Humanga sila sa sinabi nito. Nagkatinginan sila ni Nadine at naglabas pa ito ng pera upang idagdag sa binigay ni Cathy. Oh, thank you, thank you. Natutuwang sabi ng lalaki. Masaya ito nagpaalam sa kanila at lumapit sa ibang mesa. Kinanta-kanta pa ni Cathy ang inawit ng lalaki. Kitang-kita sa kanyang masaya siya sa ginagawa niya. Pahayag ni Nadine na sinangayunan nila ni Cathy. Ikaw? Talong ni Nadine na nakatingin sa kanya. Natigil ang pagsubo niya at tumingin sa pinsan niya. Ano ako? Talong niya. Happy ka ba? Talong nito. Oo naman. Hindi no? Sabad ni Cathy. Tumatawang nag-high five pa mga ito. Ano ba kayo? Bakit naman nauwi sa akin ang usapan? Paolo is racing again. Biglang sabi ni Nadine. Doon na siya tuluyang natigilan. Napunang kaseryosan ang usapan nila. Nasabi sa akin ni Mike na may nakakita sa kanya na nangangarera somewhere in Makapagal. Bakit ganun nangyari? Wala bang pumigil sa kanya? Bakit di kausapin ni Mike? Nads. Knowing Paolo? Sagot ni Nadine sa kaumiling. Nangihinang napasandal siya. Hindi alam ko anong sasabihin. Sana hindi lang sinabi ng mga tungkol sa ginagawa ni Paolo. Tila dumugo ulit ang sugat niya na nag-uumpisa palang maghilom. Napuno siya ng pag-aalala. Ano bang gusto mangyari ni Paolo? Bakit ganun ang ginagawa nito sa kanya? Talaga bang sasaktan na lang siya nito palagi? Bakit kailan pa rin siya makaramdam ng ganun? Hindi ba pwedeng hindi na lang? Ngunit ayaw naman niyang sundin ang puso niya. Totoo bang sinasabi niyo? Tanong niya sa mga ito. Sabay tubango ang mga ito. Nanlumo siya. Moira, bakit di mo subukang sawayin siya sa ginagawa niya? Baka sakaling makinig siya sa'yo. Ani Nadine. Bakit ako? Parang kasalanan ko pa. Hindi ba? Balik tanong ito. She gave her an annoyed look. Hindi naman ito ininda iyon. Parang wala kang ideya sa buhay ko, Nads. Living witness ka kung ano talagang nangyari. Alam ko. Kumoto ng bagong slice ng pizza at kinagatan yon. At gusto ko maging masaya ka sa... Sinasabi ko to sa'yo. Masaya ka ba ngayon? Sinusubukan ko. Nabipikong wika niya. Not without Paolo. Aminin mo na, Moira. Mahal mo siya. Pamimilit pa rin ito. He has never been the same. Hindi ba niya pinapakita sa amin, alam namin na hihirapan din siya. Matagal ko na siyang kaibigan at alam ko na may dinadala siya kaya sinisira na naman niya ang buhay niya. Wika ni Cathy. Umiling siya. Baka gusto lang niyang balikan ng racing. Dati na siyang racer, hindi ba? First love niya yon. Hindi, iba ngayon. He's been acting weird and worse. Umarte siyang parang wala nangyari at parang di kanya nakikilala. Anito. Huwag na natin siyang pag-usapan. Kaya niya ng sarili niya. Sabi niya, subukan mo lang Moira, this time stop pretending. Tigilan mong kalokohan mo sa pagdeny na okay lang sa iyong lahat. Mahal mo naman siya eh, why don't you just admit it? Sabi ni Nadine, I hate this. Nagihimutok na wika niya. Mas hate ka namin dahil sa pag-inarte mo. And I will hate you even more kung may mangyaring masama kay Paolo. Hindi na siya nagsalita pa. Ayaw man pumayag ng isip niya ay sumasang-ayon ng mga sinisigaw ng puso niya. Kung siya lang masusunod, gustong-gusto niya nang makita at makausap si Paolo. She wanted to ask for the truth as well as a second chance. Gusto niyang patunayang mali ang akala niya. Gusto niyang tingnan ulit siya na may pagpapahalaga at pagmamahal. Na hindi lang dahil nagsisisi lang ito sa nagawa nito noon, kaya nakipaglapit ito sa kanya. At siya na marahil ang pinakamalungkot na tao sa mundo, ngayong tuloy na itong lalayo sa kanya. Nilingon ni Paolo ang Kuya Travis niya na antapikin siya nito sa balikat. Umupo ito sa tabi niya at inabutan siya ng isang baso ng alak. Hindi mo yata nagustuhan ang surprise ko sa iyo. Ang tinutukoy nito ay surprise birthday party para sa kanya. Ngumiti siya. Hindi naman, pagod lang ako. Wala siyang kamalay-mali nang tawagan siya nito at sinabing kailangan ni Sally ng tulong. Kaya't sumugod siya sa kondo na sinabi nito na kinaroroonan ng hipag niya. At nagulat lang siya na naroon palang karamihan ng mga kaibigan at kakilala niya. It was his 30th birthday. Wala sana siyang balak mag-celebrate dahil may race siya. Wala rin siyang balak na magsaya. Mas gusto niyang ubusin ang maghapon niya sa racetrack. At least doon, hindi niya kailangan mag-isip. He only needed to drive. Ngunit nasa surpresa ngayon, hindi na siya nakasipot sa laban. Nagulat ang lahat sa bigla niyang pagbabalik sa pangangarera. At di man sabihin alam namang ito lalo ng kapatid niya ang totoong dahilan. It was because of Moira. The woman who he thought was the one
true and serene thing in his tragic life. Muli niyang natutulang maging masaya dahil dito at di niya sinasadyang makilala to sa panahong may hinahanap siya dahil ginusto niyang makilala si Justin at pinanghinayangan ng pagkamatay nito. Gusto niyang ayusin kung anumang mali ang naiwan nito. Hindi niya pinanong mahalin ang kapatid nito. He asked himself these questions almost a million times. Bakit niya hinayaan ang sariling madala ng damdamin sa unang gabi pa lang na nakasama niya ito? And he even asked for more of her after the initial encounter. Hindi lang sa kama, ngunit higit pa. Nahiling niya na sanay sa ibang pagkakato na lang niya nakilala si Moira. That would have been better. Ngunit sadyang mapaglarong tadhana. At kung tinadhana man si Moira sa kanya, sana'y magawa niyang mapaniwala ang dalaga sa nararamdaman niya. Ngunit galit to ngayon sa kanya. Kaya ano pang silbi ng buhay niya kung sa umpisa pa lang, puro malinang nagagawa niya. He had better haul his ass on the racetrack. Parang nawala ng gana niya upang hanapin ang kaligayahan niya dahil wala ito sa piling niya. Ilang beses niyang tinawagan si Moira pero hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Pero ang tanda niyang bahay nito ngunit wala ito roon. Nasa Davao ruto sabi ni Nadine. Para na siyang nauupos na kanila, hindi niya na alam kung ano pa maaaring gawin para sa dalaga. Isa lang naman ang gusto niya, ang mapatawad siya nito. He knew he had been such a headache in the past, ngunit hindi pa ba sapat ang pagsisisi? Parang hindi pa. Buo na bang desisyon mo? Tanong ng kapatid niya. Marahas na nagbuga siya ng hangin. Na ano? Tanong niya at saka sabimsim ng alak. Tumawa ito. Nasirain ng tuluyan ang buhay mo. Balik na naman tayo sa dati, eto na naman tayo sa habulan. Hindi ka pa ba nagsasawa? Nilingon niya ito. Kuya, lumingon to sa kanya at nakita niyang kalungkutan sa mga mata nito. Akala ko, tapos na tayo sa partingan ng buhay mo. Namimiss ko ng racing kaya't sinubukan ko ulit. Stop it, Paolo. Hindi may babalik ng ginagawa mo si Moira. Alam ko. Simpleng sagot niya. Then why the hell do you keep on doing that? Alam mong yan ang muntik ng pumatay sa'yo. Mabuti sana kung wala na apektuhan sa ginagawa mo. Anong tingin? Kuya, ito lang parang gagawin ko para makalimutan siya. Bakit kailangan mo siyang kalimutan? Napabuntong hininga siya. Dahil nagsinungaling ako sa kanya. That gives you the reason to kill yourself? He snorted bitterly. Try to look at it from my perspective, kuya. Ano bang mali sa akin? Sa sobrang inis, tumayo siya at sinipang monoblock na reclining chair. He was really pissed off. Nasa po niyang ulot, sinabunutan ang sarili. Ginawa ko naman ang lahat, saka ibinaba ang mga kamay. Sinusubukan ko naman, kuya, hindi ba? Ito pa ba ang kapalit ng lahat ng yon? Ngayon lang ako nagmahal ng ganito, pero bakit parang ang hirap, kuya? Kalmadong tinignan siya ng kapatid niya. Marahil hindi dito inaasahan ang inasal niya. Noon na lang ulit siya nagtaas ng boses at nakitaan ng galit. Hindi niya madalas ipinapakita kahit kanino na apektado siya sa nangyayari. Hindi niya pinapakita kahit kanino na nasasaktan siya. Ngayon lang. I've been there myself. Maniwala ka. Alam ko ang nararamdaman mo. It feels like dying pero mamamatay ka ng tuluyan kung hindi mo ipaglalaban na nararamdaman mo. Go to her. Yun lang ang solusyon. Hindi ang pagpapakamatay sa karera. Tinapik nito ang balikat niya. Trust me when I say this. Mahal ka niya. Kitang-kita ko yun sa mga mata niya na nakausap ko siya. Inago niyang alak nito at inis ng lagok iyon. Bililik niya sa kapatid ang basyo. Tumalikod siya at walang salitang iniwan to. He hated it whenever his brother talked to him dahil nakikita nito ang totoong damdamin niya. Malakas ang ulan at basang-basa pa ang mga paa at pinti ni Moira. Nababasa na rin ang lilay ng suot niyang dress. Puro ng mga nakikisilong na ang shed sa gilid ng malawak na racetrack sa Batangas. Pumunta siya roon upang panoorin si Paolo sa isang eksklusibong karera. Susubukan niyang kausapin to. Kahit umuulan na tuloy pa rin ang karera. Hindi siya sigurado kung may magandang kahihinatan ang kanyang gagawin. Ngunit wala na siyang panahon. Hindi siya papayag na tuloy ang sirain ni Paolo ang buhay nito. Yon ang gumising sa kanya. Kahit nasaktan, pipigilan niya ito. Sawa siya mag-isa at mahal niya ito at wala na siya magagawa para baguhin pa yon. Naalarma siya nang umingit ang kotse nito at nagpaikot-ikot sa tracks. Kinabahan siya nang tumigil ang kotse nito. Bahala na. Sa loob-loob niya at saka siya tumakbo patungo sa track. Nang malapit na siya, nakita niyang bababa si Paolo sa sasakyan nito. Tira tumulo ng puso niya na makita ito. May saya niya sito sa isang hindi kalayoang lalaki at muling lumulo ng kotse. Nang makalapit siya, eksakto nakasakay na ito, kaya't samakay na rin siya. Damn this car! Pwede ba tayo mag-usap? Gulat na napalingon ito sa kanya. Natigilan ito, kahit naman siya ay nabiglalan sa nangyari. Napakabilis ang tibok ng kanyang puso ng mga oras na yon, ngunit nakatitig lamang ito sa kanya. Get off! Mariing utos nito. Hindi niya ito sinunod kahit napahiyat na saktan siya sa ginawa nito.
Bakit tila ito pa ang galit sa kanya? Sandali lang, may sasabihin lang ako. Seryosong sagot niya. Marahas na napabuntong hininga to. Kung hindi ka bababa, isasama kita sa pagpapakamatay ko. Buo ba ka na? Anito sa harap lang nakatingin. Iyan ba talaga ang gusto mo? Sige, pero sasama ako. Kahit saan magustong pumunta, sasama ako. Kahit anong gusto mong gawin, sasama ako. Magpapakamatay ka? Sige, magsama na tayo. Total naman, dinami mo na ako sa gulo ng buhay mo. Mangiyak-ngiyak na sigaw niya rito. Damn it! Galit na hinampas ito ang manibela. Pagkatapos ibababa ito at ganun din ang ginawa niya. Paolo sandali. Habang niya rito mabilis naglakad sa ulanan. Pareho na silang basang-basa. Tumakbo siya para maabutan to. Sa kanya hinila ang braso nito. Galit na humarap ito sa kanya. What do you want? Pakinggan mo muna ako bago ka magalit. Sigaw din niya. Tumaas baba ang dibdib nila dahil sa bumabagsak na ulan sa mukha nila. Wala siyang pakilam kung agaw eksena na sila. Para ano? Para ipamukha mo sa akin na kasalanan kong lahat? So be it. Go on. Isisi mo sa akin lahat at sabihin mo na wala akong kwentang tao. Sinuklay nito ang basang buhok nito at saka humarap ulit sa kanya. Noon niya nakitang tila umiiyak to. Kung luha man yun, hindi at iyak dahil humahalo yun sa tubig ulan. Paolo, I'm so sorry kung nasabi ko man yun. Sumusuko, nagbuntong hininga siya. Pagod na ako. Tigilan na natin to. Narito na ako, pwede bang ayusin na natin to? Hanggang ngayon ba'y sinisisi mo pa rin ako? Alam kong nasaktan kita at humingi ako ng kapatawaran mo. Pero hindi mo ako pinakinggan. Sinabi mo walang tayo at hindi ako naging totoo sa'yo. If you've come here just to tell me that, then just leave. Sagot ito at nag-iwas ang tingin. Sinabi ko lang I'm sorry. Bakit parang ako pa may kasalanan ngayon? Ikaw ang nagsinungaling dito. Inihilamos ito ang mga pala nito. There was an indescribable look in the hurt of his face. I trusted you, sabi niya. Tumingin to sa kanya, ngunit mabilis nito nagbawi ng tingin. Kaya nga humingi ako ng tawad. Alam ko, mabilis na niyakap niya ito. She started to shake. Sa kanila niya namalay na umiiyak na siya. Ginulo mo ang buhay ko. Tahimik ako kahit mag-isa lang ako. Ayoko nang maiwan ulit. Kaya nang makilala kita, ipinagtabuyan kita. Dahil ayoko mamalayan lang sarili kong mahal na kita. Dahil sa umpisa pa lang, lalong humigpit ang pagkakayakap niya rito. Mahal kita. Ayoko nang sabihin sa'yo dahil natatakot ako. Hindi umimik si Paolo. Ngunit alam niyang nakikinig to. He was just there letting her feel him. Trying to feel those empty days and night without him. At kahit malamig ang ulam, wala namang kasing init ang damdaming nais niyang maramdaman ng binata. I always wanted to protect you, sabi nito. Nakakulot noong kumala siya at nagangat ng tingin dito. Hindi ko maintindihan na sarili ko kung makakasama kita sa bar. Bigla ko nalang naramdaman na gusto kita. It felt weird pero napalapit na lang ako sa'yo dahil pakiramdam ko. Pagsisisihan ko kung hindi ko gagawin. And the moment I touched you, I felt your pain. I felt like I wanted to give you everything that was in me. Hindi ko maintindihan ng una. Akala ko isa ka lang sa mga fling ko. Pero nang mas makilala kita, I figured it out. Bumaba ang tingin niya sa bandang dibdib nito. Hilapos ang parting malapit sa puso nito. Humihikbi siya habang patuloy pa rin ang pagturo ng mga luha niya. I feel safe whenever I'm with you. Tuwing hinahawakan mo ako, nawawala ang problema ko. Mahal kita, Paolo. At kung magtatagal pang ganto tayo, hindi ko nakakayanin. Hindi ko kayang mawala ka pa. Tilingnan siya nito nung malapit. Aalis ka. Sinabi sa akin ni Nadine. Kaya tuloy kong karera na to dahil alam kong delikado. Kung matuluyan man ako rito, wala na akong pakialam. Wala ka rin naman sa akin. Bumalong lalong mga luha niya. Napapikit na lang sa sobrang tindi ng nararamdaman niya. Muli siyang yumakap na mahigpit dito. Paolo, please, ayusin natin to. Ayoko na mag-isa. Gusto na kitang makasama. He grabbed her tightly. Babe? Lalong humigpit ang yakap niya na sa unang pagkakataon, narinig niyang tinawag ulit siya nito ng ganoon. Walang pagsidla ng kanyang nararamdaman. Mahal na mahal kita. Hinarap siya nito. Patutunayan ko sa iyong totoong lahat ng sinasabi ko. Ipinapangako ko huwag kang umalis. Pero aalis pa rin ako. Sagot niya at kitang-kita niya ang panlulumo nito. Moira naman. Yes, I'm leaving pero gusto ko sana kasama ka. Kung talagang ayaw mo akong mawala sa'yo, ganun din ako. Ang totoo, hindi ko alam kung ano magiging buhay ko roon kung aalis akong wala ka. Gusto kong lumayo dahil habang narito ako, lalo ko lang pinaghihirapan ang sarili ko dahil araw-araw gusto kitang puntahan. Babe, mahal kita. Naniniwala ako sa'yo. Huwag ka nang mag-guilty tungkol sa nangyari. Marayo na naglapit sa ating dalawa. At nagpapasalamat akong dumating ka sa buhay ko. Isa lang ang hihilingin ko. Ipangako mo na magkakasama tayo sa lahat. Walang iwanan. Oo, pinapangako ko. Tumatangong wika nito.
Ngumiti ito at walang salitang hinalikan siya nito. Napapikit siya at niyakap ito na mahigpit. Minsan man ang kilalang sa pag-iisang pagkataon niya ay isang araw naman ang iniwan niyan sa kanya. At sa pag-iisang yon, hindi niya nakitang isang wagas na pag-ibig na makakasama niya habang buhay.